Jadi malam. Morning. Jadi malam. Ada pintu tanya di dong. Aku bading. Aku tuh pinunta training kayo naman. Ano pinunta? Training. Para matuto. Sino yung mga nag-ahab dito? Taas ang kamay. Sino yung nag-feel? Sino yung sabay? Alright. Good. Kasi, lalo na pag ganitong may training, lalo na pagka may special seminar katulad ng NDO, don't fail to come here kasi kailangan pa rin enhance yung knowledge, yung competence nyo. Kasi, siyempre, pag nagsisimula ka sa negosyo at gusto mong makuha yung success, kailangan maging master ka ng ginagawa mo. Yes! Kahit anong sugal, kahit anong sports, halimbawa, bilyar, gusto mong gumaling sa bilyar, dapat lagi ka magte-training. Kasi pag gumagaling ka, lumalakas ang loob mo makipagpustahan. Yes! Pero pag hindi ka magaling, tapos may pustahan, ayaw mo. Ganun din sa mga prospect recruit ninyo, malakas yung loob mong kumausap ng mga prospect, malakas ang loob mo mag-online, mag-open ng business, i-offer yung Empowered Consumerism or OVI, pagka malakas yung loob mo. Malakas ang loob mo kasi alam mo magaling ka. Yes! Pero pagka hindi ka magaling dahil kulang sa training, medyo marami kang mapapalagpas na mga prospect kasi mauunahan ka ng takot. Kasi marami mga tao takot sa una, di ba? Takot mag-invite, ayaw ma-reject, nasasaktan, ayaw mag-offer kasi naunahan ng takot. Ang takot nawawala pagka mahusay ka, pag magaling ka. Diba? Lumalakas sa loob mo pag mahusay ka. Kaya yung mga takot dito, kulang pa kayo sa husay. Para maging mahusay, kailangan mag-practice, mag-training, mag-training, mag-practice, mag-training, mag-practice. Hanggang sa ang confidence level mo masyado na mataas, kahit sino pwede mo nang kausapin. Kaya po, ang pagiging makapal ng muka ay natutunan. Kung yung iba sasabihin, eh, mahihayin ako eh, kunwari lang yan. Ay, hindi ba kunwari? Totoo yan, pero na-overcome yan. Kasi ako rin, mahihayin din ako noon eh. Pero lahat naman ang papag-aralan. Lahat ang tututunan. Kung mga puso nga, natuturong magmahal. So, lahat ang papag-aralan. Kaya yung may mga agam-agam dito na, what if hindi ko kaya yan, hindi ako marunong, hindi ko linya yan. Marami kasing Pinoy, ganun eh. Hindi ko linya. Para maging linya mo, pag-aralan mo. Diba? Tulad yan, sinusin yung grumato. Ako, engineering ako eh. Pero nung first year college ako, hindi ko naman linya yun eh. Paano ako naging linya? Pinag-aralan. After 5 years, linya ko na. O ikaw, networking, MLM, recruit, hindi mo linya. O di aralin mo para after ilang buwan, linya mo na. Ang challenge ko dyan, kung dun nga sa linya mo, hindi ka umaasenso eh. Subukan mo kaya dun sa hindi mo linya, baka dun ka umaasenso. Linya sales eh. Pakiko sa'yo. Kung hindi mo linya, pero asenso ka, lilinyahin mo ba? Yes! Eh kung yung linya mo, yan yung talagang pinag-aralan mo, yan yung talagang expertise mo, walang asenso or mabagal, it's time to change. Wala namang masama pag nag-change. Mga tao ayaw lang magbago kasi nandun na yung comfort zone nila. Pag sanay ka na, hirap magbago. Di ba? So, bago ako magsimula, ako nga pala si Jurgen Gonzalez. I'm your Vice President for Business Development. Bibihira ako nagtotalk because nung araw, lagi yan, umiikot ako buong Pilipinas together with the training team, marketing team. Pero dahil sa laki, sa size natin ngayon, we are operating in more than 25 countries all over the world. So, iba na yung assignment ko ngayon. I'm more of the back office na. Kasama ko sila Doc Ed, sila Sir John, sila Doc Connie, at kami yung behind para makatakbo ng maayos yung negosyo to make sure that we put more money in your pocket. Gusto nyo ba yun? Yes! Gusto nyo ba na maglagay kami ng mas maraming pera sa bulsa nyo? Yes! Ayan. So, I'm busy with the business development just couple of days ago. Galing kami sa Cebu. Nagkaroon ng car show doon. Yung ginawa natin sa Inares, dinuplicate sa Bulacan, dinuplicate sa Bohol, tapos dinuplicate naman sa Cebu. And then later, this coming December 12, meron ulit tayong year-end training sa Inares naman. Kaya, ilang years na ako sa networking, I started noong 1996. So ano na ngayon, 2022. 26 years. Diba? 26 years. So nagsimula ako dito, sino dito yung less than 26 years old? So ibig sabihin, nag-networking ako, wala pa kayo sa mundo. Tingnan mo yung concept na to ha.
paano mauubos ang prospect sa buong mundo? Eh marami nga sa inyo, hindi pa pinapanak kung nagne-network ako. So ibig sabihin, marami kayong magiging downline, hindi pa pinapanak. O di yung mga 15 years old ngayon, bantayan mo. 15 ka. Pag, after 3 years, 18 na, tama? Yes. After 3 years, sabi mo sa kanya, aking ka. Kasi yung mga 16, 15 ngayon, after 3 years, 18, yung prospect mo, paano ka maubusan? Hindi kayo maubusan prospect. Billion ng tao sa buong mundo, everyday may nag-18. O marami sa inyo, hindi pa nga nagne-network, no? Nagne-network na. Ibig sabihin, hindi pa buhay. 26 years na ako sa networking. Yung 14 years doon, networker. Yung 12 years, bilang nasa management side naman. So, I have a very unique experience. It's a combination of being a networker as a distributor and at the same time, being in the management. So, 14 plus 12, that's 26 years of experience. Nagsimula ako, 21 years old. So alam nyo, ilang taon ako ngayon? 21 plus 26, 37. So 37 years old. So isipin nyo, 21 ako nagsimula. Marami dito, 21 years old din. And I'd like to tell you, ladies and gentlemen, 21 below, 21 above, maganda ang future nyo sa life. Because one of the best decisions I've made, isa sa mga pinakamaganda, pinaka-effective na decision na ginawa ko, ay mag-join sa ganitong company. Hindi ako nagkamali because isipin nyo, 26 years na ako ngayon. Ang linya ko, electrical engineering, yung mga ganyan. Lahat ng pinapasukan ng kuryente. Ang layo. Kwento ko rito, na-recruit ako, matinang seminar kasi inatenan ko dahil sa kulitan ng best friend ko. Kasi noong araw, wala pang cellphone, wala pang beeper, tatawagan ka, landline. Bro, makita naman tayo. Sabi ko, bakit? Basta ililibre kita sa Pizza Hut. Eh, mukha akong pizza. So, sabi ko, sige, galmit na kami. Nauna nagtrabaho yung kaibigan ko. Ako, newly graduate, nagtatrabaho din ako dati sa Philippine National Oil Company. I was in energy development programs. Very technical yung trabaho ko. Inuagan ako, kita kami sa Pizza Hut sa Green Hills. Pagkatapos namin kumain, nilibre ako, sabi sa akin, tiga, attend tayo seminar. Wala sa usapan seminar. Pero dahil pinakain ka na, may utang na loob ka na, wala kang magagawa. Kaya ang tawag doon, the law of the food. Yun ang batas sa pagkain. Pag pinakain, hindi ka makahindi. So, atin ako ng seminar. Ganito kalaki. Pipito kami nasa harap. Ang speaker, Taiwanese. Nagdi-demo ng aloe vera, shampoo, pampatubo daw ng buhok. Yayaman daw kami. Ang monthly income na sinasabi, kikita daw kami, 1996 to ha. Kikita daw kami, 50,000 a month. Shampoo ang produkto. Eh, ang bilis mag-compute ng utak ko dahil mathematics, engineering ako eh. Loob-loob ko yun ang truck ng shampoo, ibebenta ko, para tapitan ng 50,000. Eh, pampatubo ng buhok, eh, bilang kalbuha hanapin namin, yung baba kami yun naman. Alam mo yung gano'n, tama ba? Ang daling intindihin eh, para kumita ng ganyan, magbenta ka. Eh, ang customer, kalbo, di maganap kami ng kalbo. Sabi ko sa tabi, eh, kaibigan ko, baliw na baliw. Yes! Palakpak ng palakpak. Sabi yung speaker, yayaman daw kami, become rich, blah, blah, blah. Tinong kay kaibigan ko, bro, ilang buwan ka na ba dito? Sabi sa akin, anong buwan? Dalawang araw pa lang ako, ikaw ang unang recruit, sabi sa akin. Dalawang araw pa lang daw siya, ako daw ang una niyang recruit. Kasi best friend niya ako. Loob-loob ko, wala na, nalo ako na itong kaibigan. Networking, networking. Yan ang kwento, I was so negative. Kasi, walang result yung kaibigan ko. Tapos, ang hirap intindihin dahil hindi naman natin pinag-aralan na pagka-graduate mo, mag-aral ka, di ba, para magtrabaho. Hindi naman mag-aral para mag-aral ng negosyo. Hindi naman ganun ang training eh. Kami, pito kami magkakapatid. So, pangatlo ko from panganay, ang turo, mag-aral ka mabuti anak para magkaroon ng trabaho. So, mindset na maraming tao, trabaho, 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 trabaho. Pag pinatid mo ng seminar, at ang pinag-uusapan, negosyo, 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 mindset niya, trabaho, trabaho, trabaho. Hindi mag-ganun man. Kaya yung mga prospect niyo, ayaw. Kasi iba yung mindset eh, iba yung pagkakaluto sa kanila. Di ba? Hindi katulad ng mga ibang lahi, Chinese, Indians, everything. Bata pa lang yan, anak, mag-aral ka, pag-graduate mo, mag-negosyo ka. Kaya, maraming mga tao, inclination, enterprising or entrepreneurs, tayong Pinay hindi masyado, lalo na pag mahirap ka. Sabi ko sa kaibigan ko, working student ako, nagmamapaw ng Jollibee. Yung kaibigan ko na nag-recruit sa akin, jeepney driver, taga-Pasig.
Pag wala akong pasok, tuwing ROTC, wala kami ROTC ng araw, tatawagan ako. Sabihin sa akin, George, sama mo ako masada. Sasama ako. Pag nasa Pasig kami, ako yung kaya ko ng kaya ko. Pag nasa kaya ko, ako yung Pasig ng Pasig. Abutan na lang ako ng 50, 100. Kasi na kami. FU graduate ko kami. Recto. Recto boys. Trabaho, tapos sabi ko sa kanya, Jude, bakit ikaw minwala dito pa sa lechana? Tuloy na lang ako sa trabaho. E ang kulit ng kaibigan ko si Jude. Tiyayaman tayo, ayaman tayo. Sabi ko, ilang araw ka na ba? Sabi niya, dalawang araw pa nga lang. Pero sabi ng speaker, yayaman daw, di ba? Sabi ko, Jude, ikaw na lang. Pag mayama ka na, balikan mo na. Sa loob-loob din na mayayaman. Shampoo. Halo, Bera pa. Tapos kumbayin ko pang best friend, ikinalat ko pa sa buong barkada namin na nag-networking, aloe vera, para mga herbal. Sabi ko si Jun, pag tinawagan tayo, parang mga kepoy, nagbebenta ng mga gamot-gamot, shampoo, pampatubo na po. Kaya pag tinatawagan yung mga kaibigan namin, wala na siya makuha, naunahan ko na ito. Ang bait ko, no? Ano nangyari? Tuloy ako sa trabaho ko, hindi na kami nagkita. After about 6 months, binalikan ako. Alam niyo yung bahay namin, taga Kapitolyo po ako, Pasig. Siya taga Oran po. So malapit lang yan, pag taga Pasig ka, alam niyo yung lugar niya. Isang linggo, may nag-doorbell sa amin. Takbo yung kapatid ko, kumakain ako. Pagbalik ng kapatid ko sa kakainan, sabi ko, Kuya, nandyan si June. Kasi syempre, best friend ko, kilala ng mga kapatid ko, kilala ko yung kapatid niya, para kami pamilya. Sabi sa akin, Kuya, nandyan si June sa labas, may dalang kotse. Naku po, kinabahan na. Habang, alam mo yung lalabasin mo pero mabagal ka kasi ayaw mamakita yung katotohanan. Pero may tinidibok yung dibdib ko. Tinidibok ng dibdib ko. Sana hindi galing sa networking. Sana hindi galing sa networking. Paglabas ko yung kaibigan ko, bago kotse. Mazda. Mazda familia ng puti. Nakaganito. Sana hindi galing sa networking. Sabi ko, Jun! Sana hindi galing sa networking. Yun, musta? Sabi sa akin, parang musta? Galing sa networking! Busit na busit ako. And, you know, at that particular moment, ang naramdaman ko yung pain, yung masakit, yung pain of being left behind, yung napag-iwanan ka. Masakit yun, yung panghihinayang na, may sakit kasi na inggit, pero may sakit na panghihinayang. Nanghinayang ako sa panahon na lumipas, kasi, mayabang ko. Masyado ako ma-pride. Bakit? Kumagwit ako, umlaon din. Take ako ng board exam, isa ako sa top notch. Ako makikinig dito, nangungopia lang sa akin. Diba? Yung yabang minsan, yun ang nagiging cause kung bakit hindi tayo ma-ascenso. Wala naman tayong resulta, pero, you know, masyado tayong mag-pride. So sabi ko sa kanya, ano nangyari? Ito niya sa akin. Right at that moment, sabi sa akin, sige bro, maligo ka. Atay tayo sa'yo na ulit? Wala na ligo-ligo. Pagbihis lang ako, matenta ko. Tapos pagkatapos noon, open-minded na ako. And then, dahil nakita ko yung resulta niya, dun ako nagkaroon ng lakas na loob na sumama. Because the truth is, maraming hindi sumasama sa inyo, takot lang, ayaw mag-take ng risk. Ayaw mapahiya, ayaw sumubok kasi ano nasa isip, baka walang mangyari. Baka hindi ko kaya yan, baka huli na ako, baka tawanan ako ng kaibigan ko, ng mga family ko, baka ganito, baka. Kaya hanggang nagkakalakalabaw ang buhay, ha? Wala ka. Di ba tama, marami tayong baka sa buhay? Daming baka, hindi naman na ibebenta. Hindi ka payamanin ng bagay, pero daming pinahirap ng baka na yun. Diba? Daming baka, ganito, bagay. We're so negative. Kasi, again, the truth is, marami sa atin walang lakas ng loob because hindi naman natin kasalanan yan eh, because of our breeding, paano tayo napalaki, paano yung values natin sa family. Pero it doesn't matter anymore kung ano yung past ninyo that has nothing to do with you. Ang importante, move forward ka. Hindi importante kung galing ka sa mahirap na pamilya, hindi galing yung broken family ka or whatever. Hindi importante yun eh, nadadala lang natin sa utak. Yan yung mga pag-uusapan natin sa NECO. Kaya ang tawag ko dito, New Empowered Consumerism, ang tawag ko dito para madaling intindihin yung NDO ko. ABCs of success. A, B, C, D, E, F, G, H. Para madaling intindihin. Kasi sa buhay, para maging successful ka, may formula. Sabihin mo, formula. Formula! Hindi siya nakukuha ng tsamba. Lahat kayo dito pwedeng magtagumpay. Lahat kayo dito pwedeng maging global ambassador. Yeah! Lahat kayo dito
pwedeng maging millionaire circle. Yes! Lahat kayo dito pwedeng bumili ng Mustang. Yes! Lahat kayo pwedeng kumita ng 100,000, half million naman, 1 million naman, 2 million naman. Yes! Alright? Saan nagkakatalong? Nagkakatalong kaya hindi iba nagiging successful. Number one, they do not know the principles of success. Kasi may prinsipyo ang success. Na pag sinunod mo yung prinsipyo yun, at talagang ginawa mo, magiging successful ka rin katulad ng mga nauna. Kailangan lang malaman mo yung mga principles and be able to apply it. Kasi ganito yan. Pagka napag-aralan mo, iba yung alam mo sa gagawin mo. Ang sakit ng maraming distributors, maraming alam, umaten, hindi ginagawa. Sabi, mag-recruit, ayaw. Diba? Sabi, paano po umaman dyan? Magdala ka ng tao. Ah, talaga? Sige. Hindi naman nagdadala ng tao. Yan siya ako? Paano po ba umaman dyan? Mag-invite ka na mag-invite na mag-invite. Hindi naman nag-invite. So may mga steps and principles na kailangan gawin. Ang challenge, hindi ginagawa. Tignan nyo mabuti. Alam nyo nung araw, mabilis ako mag-assemble ng Rubik's Cube eh. Yung iba-iba kulay. Alam mo sa ako natutunan? Sa bata sa loob ng aeroplano. May nakita ko sa bata, aeroplano katabi ko, bata siguro mga 12 years old. Ang bilis! Nagpaturo lang ako. Meron ka lang, for me ha, meron ka lang tatandaan about 7 steps. Pito lang ang tatandaan mo. Pitong patterns lang, na pag natutunan mo yung pitong pattern, masosolve mo siya. Ang challenge na lang, pabilisan. Pero at the end of the day, pag natutunan ng kahit sino sa inyo yung pito na hakbang, na pattern, mabubuo mo siya. Clear? Yes. So, ibig sabihin yun pala, yung Rubik's Cube, hindi pala nakukuha ng tsamba yun. Kasi pag hindi mo alam yung step, saan linggo ka na nagkakalito? Mamatay-matay ka na. Hindi mo mabubuo. Yes. Hindi siya nakukuha ng tsamba. May step. Pero maganda rin, kahit sinong tao matutunan yung step, mabubuo niya. Imagine niyo yung Rubik's Cube na yun, yun yung pagiging successful niyo sa AIM Global. Isipin niyo yung Rubik's Cube na yun, yun yung pagiging successful niyo, pagiging millionaire niyo sa empowered consumerism. Basta alam mo yung step at ginawa mo, kahit sino sa inyo magtatagumpay sa negosyo nito. Alamin mo lang, yung mga prinsipyo. Kasi may mga prinsipyo, yun ang pinag-uusapan sa NBO. Yung mga prinsipyo. Ngayon, mahirap pag-aralan yung mga prinsipyo na yan pagka hindi ka willing magbago. Sabihin mo, magbago. Magbago! First step to success, pinakaunang-una, nakbang to success, you have to be willing to change. Willing ka dapat magbago. Kasi pag hindi ka nagbago, at yung old self, old attitude, mo ang paiirali mo rito, hindi ka magtatagumpay. Kaya kailangan may training. Halimbawa, gusto mo maging effective na soldier, gusto mo maging effective na warrior, gusto mo maging effective na sundalo, or army, or marine. Kailangan mag-training ka. Tama mali? Tama. Dapat willing kang magbago sa loob ng training na yun. Kung dati, tamad ka, pag punta mo sa training, ano, tingin yung training ng mga sundalo? Tanghali na gumising o napakaaga? Kung dating tanghali ka na gumising, gusto mong gumaling na sundalo, maaga ka na magigising. Kung dati wala kang disiplina, dapat, pag gusto mong maging sundalo under training, number one, meron kang disiplina. Kung dati hindi ka marunong sumunod sa utos, pag ikaw gusto mong maging effective na sundalo, dapat marunong kang kung sumunod sa utos. May kailangan mo ng pagbabago. Clear? Yes! Yun ang purpose ng training. Unahan mo na kayo. Gusto mo magtagumpay pero hindi ka willing magbago. Tigas ang ulo mo. Alam mo naman matigas ulo mo. Hindi mo binabago. Alam mo naman mahihain ka. Hindi mo binabago. Alam mo naman tamad ka. Hindi mo binabago. Alam mo naman suplado ka. Suplado ka. Suplada. Hindi mo binabago. Alam mo naman dati kang laging late. Hindi mo binabago. If you will never change, forget about being successful. Dati kang, huwag kang magagalit, dati kang halimbawa masaya, ah, mataba. Huwag kang mataba, masakit, machoba. Machoba. Alright? Gusto mong sumeksi? May babaguhin ka, wala? Meron! Ano muna una-una mong babaguhin? Diet, disiplina, work
out. Tama mali? Tama. Pero ito kasi yan eh. Pag tumaba ka kasi, hindi kasalanan ng pagkain yun. Ang sarap kasi! Pag tumaba ka, kasalanan ng pagkain, ito kasalanan mo. Lintikan lapang mo eh. Ang inahalap ko sa food court, Ali Rice. Sabi dito, Ali Rice. Ha? Maliwanag. Pag wala kang pera, hindi kasalanan ng pera yun. So, the responsibility lies in it. Parang pag-aaral, gusto mong kumasa, ang responsibility wala sa professor, nasa iyo. Nakasulat lang yung professor ng grading, ng performance mo eh. But at the end of the day, ikaw yun. So, ganun din dito. So, number one, magbabagawin yung attitude, pag-ugali. Sabi mo, attitude. Attitude! Ugali mo yung mindset mo, yun magsasabi kung gano'ng kataas ang mararating mo sa negosyo. Mas may problem ka sa attitude, ang hirap mo sumunod, matigas ulo mo, ma-pride ka, sinungaling ka, tamad ka, wala kang disiplina, wala kang respeto, hindi ka marunong sumunod. Pag may problema ka dito, believe me, you'll never make it. Kaya hindi lahat ng tao nagtatagumpay. Kasi hindi lahat nilinig bago. So, hindi ka marunong magpakambol. Tingnan mo ako, ang yabang ko, nung una akong umaten yung sa kaibigan ko, dahil alam ko na mamopia lang sa akin eh. Alam ko, mas matalino ako eh. Pero kung gusto ko maging successful, kailangan magpakababa. Kailangan sumunod ako sa kanya. Pwedeng mas magaling ako sa kanya sa klase. Pero pagdating sa networking, mas magaling siya sa akin. Kaya dapat magbago ka. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, kailangan tanggalin ko ego ko, kailangan tanggalin ko yabang ko. Kasi hindi ako matututo kung mayabang ako. So nag-heart-to-heart talk kami ng kaibigan ko. Sabi ko, June, sabi mo sa akin lahat ng gagawin ko. Huwag ka mahiya. Kung anong kailangan kong gawin, I'll humble down myself, I'll listen to you, I'll do it. And that changed everything. Doon nagbago nung nagsimula ako magpakababa. Bigla akong natuto. Kasi pag ikaw, willing kang matuto, lahat fresh sa'yo. Ang pinakamahirap sa lahat yung sasabihin mo, ay, alam ko na yan. Di ba? Maraming distributor na ganyan, alam ko na yan, alam ko na yan. Tingnan niyo yung mga ibang distributors dito. Some of them are earning a lot of money. Nakita ko dito, kahit malabo mata ko, si Roger Texon. Si Roger ba yun? Tayo ka nga, Roger. Ayan. Yung mamang yan, napakahabol. Tayo ka, Roger. Tayo ka. Ayan. Si Roger Texon, one of our Millionaires Club member, Global Ambassador. Ito malupit dyan. Consistent profit sharing qualifier yan, yearly. Alam nyo, pag Global Ambassador ka, na nag-qualify ka sa profit sharing, free trip ka na rin sa United States of America. Nakikinig. Sa palagay nyo, hindi pa nila alam kung sinasabi ko. Eh sila nga mismo, kinokontak nila to sa grupo nila. Speaker nga sila mismo sa group nila ng module na to ng NBO. But how come they're still here? That's humility. Pag-uusapan natin yung mami. Ayan, si Ariel Garce. So, ayan, mamang yan. Tayo mga Ariel. Ayan, Caroline Green. Oh, one of our most successful distributors. Naka-video pa. Eh, anim na oras ako magsasalita. Malamang may kulani na yan dito mamaya. You know what I'm saying? Tandaan nyo to, no? Ugali pa lang ng tao, galaw pa lang. Alam ko na kung magiging successful o hindi. Ikaw din naman ganun eh. Kaklase mo sa high school, whether elementary. Kilos pa lang ang kaklase mo, alam mo kung papasa o hindi. Kahit hindi kayo mag-usap, kilos pa lang, attitude pa lang, ugali pa lang yan. At sabihin mo sarili mo, ano? Ah, matino ito. Magtatagumpay ito. Gusto ko maging barkada rito. Pero alam mo rin yung mga klase, sa kaklase mo na, bulakbol. Tama? Tingin pa lang, alam mo na. Salita pa lang, alam mo na. Alam mo na, ay naku, yari ito. Lalagpak to. Tama, mali? Kilos, attitude pa lang, alam mo na. Kung gano'n na alam mo pala yung kilos magiging successful at ugaling magiging successful, dapat, ikaw muna. Kumbaga, apply it to yourself. Ano ba yung kilos pang tagumpay? At yung kilos na pang failure? Pang bigo? Kilos pala, alam ko. Ako nga eh, alam ko. Sipin mo, nung araw sa school namin, wala pa kasing CAD or yung Computer Aided Design. Kasi ngayon ang mga engineering, computerized na lahat. Nung panahon namin, parang kami ninja.
Alam mo yung T-square? Yung ruler na mahaba, tapos may ganun. Sa dulo, yan. Tapos meron kaming tube. Lalagyan ng plate. Dami namin, ang dami namin tech pen. Ang dami namin pencil, ang dami namin ruler. Pag sumabit kami sa jeep, kala mo ninja. Naalala ko sa FU, tuwing Tuesday ang drawing day namin. 2 hours yan, 2.5 hours, major yan eh. The drawing time. May kaklase ako ha. Or may mga kaklase ako. Pag pumasok, ang dala lang katleya na notebook. Ano yung katleya? Ito malupit. Katleya na nga, nakatupi pang ganyan. Nakalahing dito. O kaya dito. Kilos pa lang alam mo, ito hindi talaga papasok. Tama mali. Anong kilos mo dito para masabing magtatagumpay ka? Lagi kang late sa meeting nyo? Kung nangasahan magtatagumpay ka? Pina-follow up ka ng upline mo, hindi ka sumasagot. Huwag mo nang nasahan. Gets na ako? Yes! Hindi ka kompleto ng tools pag pumupunta ka rito. Huwag mo nang nasahan. May tamang kilos ng tagumpay at may maling kilos. Eh kung gusto mo magtagumpay, pero parang ikaw yung kaklase ko, just for the sake of going in sa klase, pero katleya lang. Tapos pagka-test, alam niyo sa college, diba pag-test? Bro, may 1/4 sheet of paper ka ba dyan? Bakit papel wala? Paano nakapasat mo? Gets nyo ako? Yes. Doon tayo magsisimula. Tama dapat ang ugali mo para magtagumpay ka. Yes. Hindi ka kailangan sabihan ni upline, ikaw mismo alam mo yung kilos para magtagumpay o hindi. Kasi yung ugali mo, librarian yan ang nakaraan mo, alam niyan kung ano yung nakaraan mo. Your attitude is everything. It is the librarian of your past. And it tells you who you are about your present. Pero yan ang magsasabi, propeta ng mga darating na panahon. It is the prophet of your future. Pag sabi, prophet of your future, attitude ang magsasabi kung anong mangyayari sa future mo, maganda man o hindi, yayaman ka o maghihirap ka. Ganun ka-powerful ang attitude mo. So the first thing you have to do is being positive. The first thing you have to do is being effective. The first thing you have to do is baguhin mo yung attitude. Lahat ng pangit, tanggalin mo. Lahat ng maganda, i-retain it. Sir, paano ko malalaman yung maganda at hindi? Doon papasok yung importance ng training. Sabihin mo, babad. Magbabad kayo sa maraming training. Kasi pag nagbababad ka, you learn a lot from speakers, you learn a lot from your uplines. Pag nagbababad ka, doon mo nalalaman, ah, ganyan pala ako dapat. Ah, ganito pala dapat ako. Kasi there are three ways people learn. Okay? May tatlong paraan para matuto ka. Number one, education. Sabi mo, education. Education. Oo. Yung umattend ka ng seminar, umattend ka sa klase, magbasa ka ng libro, education ang tawag dyan. Natututo tayo dyan. Manood ka sa YouTube ng mga motivational speakers. Kung nag-Facebook kayo, ang dami ngayon, maganda, lumalabas sa Reels. Alam niyo yung mga Reels? Misan nanonood ng mga TikTok ng kung sino-sino. Ano kayo, patpiliin niyo yung mga panunurin niyo. Manood kayo ng bagay na may matututunan kayo. Yung may empower ka. Kasi the truth is, we are not only what we eat. Sabi nila, you are what you eat. Tama naman yun. Kung ano yung kinakain mo, yun yung magiging ikaw. Kunwari, kahit ka nakain ng french fries, atake sa puso, mangyayari sa'yo. Mahilig mo sa coke, matatamis, diabetic, kung mangyayari sa'yo. But the truth is, we are not only what we eat. We are what we read. Kuha niyo ako? We are what we watch. We are who you talk to. So kung sino yung kinakausap mo lagi, napapanood mo, nababasa mo, may malaking influence yan. So, natututo tayo by education. Number two, natututo tayo by observation. Sabi mo, observation. Observation. Just by merely observing people, matututo ka. Yung tingnan mo lang, natututo ka eh. Alright? Manood ka lang, natututo ka just by merely observing. Kaya minsan, pupunta kayo dito just to observe. Pupunta kayo kahit paulit-ulit nyo na yung topic nyo with your group, pupunta pa rin kayo because doon kayo natututo sa observation. And the third way we learn is from conversation. Sabihin mo, conversation. Conversation. Ano to? Pakikipag-usap. Converse. Conversation. Kasi pagka may kausap ka, ang dami mo rin natututunan. So ito yung tatlong paraan para matuto. Kaya pag umaattend kayo ng training na ganito, very effective kasi pasok itong tatlong to. You get educated by observation, mga cross-line, katabi mo,
Sa speakers, natututo ka. At pag may kausap kang downline, crossline, upline mo, natututo ka. Kaya very effective na lagi kayong nandito sa opisina. Para matuto. Pero para na tumambay lang dito, eh, mag-hub na lang kayo. You get me? Yes. So, babaguhin mo muna yung attitude mo kasi yan ang magsasabi ng mindset mo. Sabi mo, mindset. Mindset. Ano ba sir yung mindset? Yan yung paniniwala, yan yung prinsipyo mo, yan yung pattern mo. Kailangan magbago yan eh. Marami kasi sa atin na iturong mali. Ano yung mga nairinig o narinig o natutunan natin mali? Mahirap kumita ng pera. Narinig nyo ba yun? Yes. Kasi bata ka pa lang sa bahay, naririnig mo na yun sa nanay at tatay mo. Hirap kumita ng pera, hirap kumita ng pera, hirap kumita ng pera. Kaya lumalaki tayo, ang mindset mo, hirap kumita, hirap kumita, hirap kumita. Kaya nagtatrabaho ka at nagkabuhay ka na, ang hirap nga namang kumita. Kasi yan yung mindset mo. May tinatawag na scarcity. Pag sabing scarcity, kapos. Merong tinatawag na prosperity. So from scarcity mentality, papalitan mo ng prosperity mentality. Sir, paano papalitan yun? Dapat talagi mong kausap yung mga milyonaryo mong upline. Ang lagi mo dapat kausap tungkol sa pangarap. Eh pag ang lagi mong kausap tungkol sa tong eats, tungkol sa K-drama, sa bingo, ha? Eh, ano yun? Poor people mindset yun. Dapat ang pinag-uusapan, bigger things. Are you with me? Yes! Kaya nga sabi ko, pipiliin niyo yung mga nakakausap niyo. Kasi dapat ang nakakausap niyo, may natututunan kayo. Kailang baguhin yung mindset. Kung dati naniniwala ka sa, di ba? Eh, yan na, itinadhana ng panahon sa akin. Paano mo nalaman na yan ang itinadhana sa'yo? Nakalagay sa akin sa palad ko, M, mahirap. Pwede namang mayaman, pero mahirap. Guess nyo ako. Ito, malupet yung iba, nakabase ang buhay nila sa horoscope. Sagittarius ako, Capricorn. Ayos niya ako. Yung iba, madaming superstitious belief. Diba? Dami nating disempowering belief. Alala ko yung mga babae, diba? Pag single ka at kumain ka sa hapagkainan, pag nauna ka daw natapos kumain, huwag ka muna tatayo. Kailangan, iikot mo yung pinggan mo ng tatlong beses bago ka tumiyo. Kasi pag hindi ka daw nagganon ng tatlong beses, hindi ka makapag-asawa. Ano? Ito kinalaman yung plato sa pag-asawa. Eh, kung hindi ka lang ng konti, makakapag-asawa ka. Pag kumati daw, eto ang pinakamalapit, may pera daw. Diba pag kumakate, naalala nyo? Pag kumakate, ano daw? May bakterya ka may dumadumi yan. Pag may dumada pusa, kulay itim, ano? Hala. Ang tipaklong, napakarami talaga. Huwag daw magbibilang ng pera sa gabi. Huwag daw maglilingo sa gabi. Eh, papano kung maling ka bukat may asma ka? Ang daming kailangan palitan. Are you with me? Yes! Pangalawa, it's very important na magtiwala ka sa sarili mo. Kasi belief can either create or destroy. Hindi kailangan magaling kayo dito. You know why? Belief has power. Matindi ang magic, matindi ang kapangyarihan ng paniniwala. Yes. Pag naniwala ang kaya mo, the whole universe will conspire to make it happen for you. Yes. Pag hindi naniwala ang kaya mo, hindi lalabas yung mga tamang tao sa network. Lagi na lang ang kausap mo, walang pera. Natatapat ka lagi sa paasa. Sabi, magpapadala. 15 accounts. 1 month na, wak pa din. Nagtatapat ka ngayon na lahat ng natatapat sa'yo pag nag-online ka, puro paasa. Di ba dahil yung paasa? Magpapadala daw, hindi naman. Magpapadala sa iba nagpadala, nasulot pa sa'yo. Tama ba? Magpapadala daw, tapos pag pinalo mo after 3 weeks, naka-block ka na. Mag-reply man nakalagay, who you? Guys, miracles happen when you start to believe. Yes! Pag naniniwala ka, 100% na kaya mo. Yes! Na 100% magiging global ambassador ka, it's a very good business.
that you are capable, na magaling ka, believe me, matatapat sa iyo yung mga tamang tao base sa frequency at vibration mo. Kasi, yun yung vibration mo eh. Ang binavibrate mo sa universe, malakas ang paniniwala mo eh. Ang binavibrate mo, magtatagumpay ka eh. So, sino makukuha mong tao? Eh, yung mga tao tutulong sa'yo para magtagumpay, kasi yun ang vibration mo. Halimbawa, tinatawagan ko yung number mo, pero mali ako dun sa dulong digit. Kunwari number mo eh, 0917-1234567. Eh, napindot ko dun sa dulong 8, makukontak kita, hindi? Kasi mali eh. Kahit gusto kitang kausapin, then mali yung number na isa, hindi kita makukontak. Same way with your belief. Ikaw, parang ka nagtatransmit. Pag ang belief mo, mataas, ang transmission mo, kinokontak niyan yung mga tamang tao para sa'yo. Para matupad yung pangarap mo. Para matupad yung paniniwala mo. Pero the reverse is true, yung kabaliktaran, totoo din. Pag ang paniniwala mo, hindi mo kaya, pag ang paniniwala mo, mahirap, wala ng prospect, maniwala ka, puro butaw ang matatapat sa'yo. Hindi ka makakapusoy, boy! Alam niyo yung pusoy? Butaw yan! Ang makukuha mo paasa! May mag-pain man sa'yo, tamad, sakit sa ulo! Nag-pain, the value hindi, nagbago isip. May ganun eh, sinisisi ako, boy, bro, refund na lang, bago isip ko eh. Ikaw nung gabi, nung napapain mo, yes, yayaman ako, yes! Woo! Isa pa lang, ha? Isa pa lang, wala kang kabangga. Tapos nag-refund pa na paano yung day. Alam mo minsan, whether it will become hard or not, will depend upon your belief. Yes. Sample ha? Meron tayo sa distributor sa Bol in the name of Leo Kaduya. Si Leo, probably the business for about 12-14 years already. Si Leo, tricycle driver, grade 5 ang pinapos. Ang asawa, sales lady sa Gaisano Mall. Na-recruit sa AIM, nabaliw si Leo, grade 5. Grabe belief level, grabe excitement. Grabe siya, hindi siya marunong paliwanag, pero pag kinausap ka niya, mararamdaman mo sa kanya na sobrang excited, sobrang power siya sa AIM. Walang pambili ng global package, etc. Meron siyang hipad na nagtatrabaho sa Europe, inutangan nila mag-asawa. Nag-seven heads si Leo, nag-seven heads din si Annalisa. Utang, 5-6. Tricycle driver. Sabi ko, Leo, paano ka nagre-recruit nung araw na nagsisimula? Ah, wala, sir. Kunwari, nakatakot yung teacher ko, sumakay sa tricycle ko. Chikahin ko konti, bagsak niya sa loob ng seminar room ko. Kidnapper, wala niya. Kasi ako? Recruit lang daw siya ng recruit, wala siyang pinipili, pero sabi niya sa akin, sir, grabe kasi ang Inglobal, sir. Parang nabilo ko sa Inglobal, sir. Ang tawag sa Inglobal, hindi Inglobal, Inglobal. Kasi naman din eh. Inglobal, grabe ang Inglobal, sir. Iba yung klase ang Inglobal. Kahit walang naniwala sa akin, sir, invite na ako na-invite, sir. Hindi ako minto, sir. Ganun siya lang. Until one day, his or their network grew so big that right now, Leo is living in a 4-story building. May pickup truck, may brand new na, hindi man brand new, meron siyang Pajero, binili niya sa upline niya. Sa upline LV niya, binili niya yung Pajero. May pickup siya, meron siyang Toyota Fortuner. Wow. Green pie. Monthly average income, 400 to half million a month. Wow. Wala mga anak. Ang ganda ng bahay. So ayun, hindi ko nasama sa PowerPoint. Grade 5. Explain sa akin paano nagawa ng grade 5. Gano'ng kahirap mag-recruit pag tricycle driver ka ng grade 5 ka? Gano'ng kahirap mag-recruit? Sino sasama sa'yo? Alam na tricycle driver ka lang ng grade 5 ka, sino sasama sa'yo? Pero dahil naniniwala si Leo, the power of belief that he can do it. Ang laki ng network ngayon. Isa siya sa pinakamalaking grupo ngayon. Sa buong Visayas. Kung
kilala niyo yung mga distributors natin sa Bohol in the name of, for example, si Bon sa Bahakan at saka si Juna Jean. Apply nila si Leo. Nasa taas nila yun. You get me? Ilan sa inyo ang mas professional kay Leo na hindi grade 5, na hindi tricycle driver, na hindi ganun kahirap ang buhay? Anong excuse mo ba di ka makagawa ng buhay? Yes, ako? Yes. Ilan dito yung professional? Ilan dito yung hindi grade 5? May tinapos, ang ganda ng itsura niyo, may kaya kayo. Kung hindi man kayo may kaya, at least ang plight o sitwasyon niyo is better than Leo Caluya. But he's able to make it. There are stories like that, thousands of people all over the Philippines. O, may kasama tayo si Gemma Camisola. I was from Cebu last 2 days ago. Nag-atid sa akin sa airport si Juanito. Si Gemma, grade 6. Nagtatrabaho, factory worker sa MEPSA sa Cebu, Pactan Export Processing Zone. Mananahin. Nakatira sa ilalim ng tulay, sa Mactan Old Bridge. Hindi ko na kailangan i-describe sa inyo kung ano yung tsura kung nakatira ka sa ilalim ng tulay. Squatter area, kanal, factory ng bata, na yung bata. Are you with me? Yes! Narecruit sa inyo. Nung narecruit si Amy, si Gemma, hindi lang pera problema niya. Kasi wala siya mautangan dahil lahat may utang na siya. Yun ang problema pag marami ka ng utang, hindi ka na makautang. Pero gumawa ng parang. Pero hindi ang problema niya pera. Ang pinakamalaking problema niya, yung husband niya, si Juanito, napaka-negative. Yung apply, pag tinuturuan siya sa bahay, ginagawa niya yung Juanito, ha! Nagwawalo sa loob ng bahay. Naglalapag na ng banig. Kulang na lang palayasin yung apply. You get the point? Yes. Pero decided si Gemma Camisola. She worked her way through the business. Eventually, sinuportahan siya ni Juanito. Alam nyo, yung Gemma Camisola na yun, one of our top distributors now in Cebu City. Wow. Nakalipat ng bahay sa karkar. BC o karkar na siya ngayon. Siya may hawak ng BC o karkar. Nakalipat ng bahay, hindi lang basta bahay. May swimming pool ang bahay. Wow. Nagkaroon ng Honda, nagkaroon ng bagong sakyan. Ngayon, ang pinanghatid sa akin kagabi nung isang araw ni Juanito is a brand new Ford Explorer. Kulay white. Grade 6. Factory work. Now, let me ask you again, ganong kahirap mag-recruit kung katulad ka ni Gemma Camisola? You know what changed? The belief. Ano pala? Kahit ano yung sitwasyon mo, you know what's good thing about belief? Belief can change the facts. Ano yung ibig sabihin ng belief can change the fact? Yung paniniwala mo, kaya niyang baguhin kung ano yung katotohanan. Ang katotohanan nila Leo, ang katotohanan nila Gemma, mahirap sila, hindi marunong, hindi magaling. Yun ang katotohanan. Factory worker, grade 5, grade 6, mahirap, probinsyano, baon sa utang. Yun ang katotohanan nila. Pero ang paniniwala nila, no? Yayaman kami sa Empowered Business. Yeah! Magbabagubuhin namin. Magiging milyonaryo kami. Kaya yung paniniwala nila, yung belief nila, change their facts. Change their reality. And it can work both ways. Kaya nga sabi ko sa inyo, either belief can destroy or it can create. Professional ka nga, mature ka nga, magaling ka nga sana. Kaya lang nasa isip mo naman, hindi ko kaya. Ano masusunod? Yung paniniwala o yung katotohanan? Paniniwala. Ang masusunod sa buhay, hindi yung katotohanan. Ang masusunod sa buhay yung paniniwala. Magaling ka nga, professional ka, etc. Pero ang paniniwala mo, you're not enough, you're not good enough. Pag i-recruit mo, pag di ang kilala mo, hindi ka may influence, etc. Yun ang masusunod because ulitin ko, yun ang vibration na sinasend out mo sa universe. Pero hindi ka magaling, elementary graduate ka, mahirap ka, pero ang vibration mo based on your thinking, based on your belief is, kaya ko to, marami ako marirecruit, makakarecruit ako ng Avila. At araw-araw mo sinasabi sa sarili mo yun, araw-araw mo pinaniniwalaan, guess what? Yun ang masusunod sa'yo. Right? So believe in yourself. Sabi mo sa sarili mo, I believe in myself. I believe in myself. Sa Tagalog, naniniwala ako sa sarili ko. Naniniwala ako sa sarili ko. Paano kayo maniwala sa sarili nyo? Dapat gusto nyo yung sarili nyo, ha? Dapat gusto nyo ito. Dapat ang number one yung love sa sarili nyo. Yes. Mahal nyo ba yung sarili nyo? Yes! Number one love. Paano mo sabing mahal mo yung sarili mo?
Gusto mo siya. Yung hindi ka naiya, yung kilay mo, gustong-gusto mo. Yes. Hindi yung kilay. Ang banuan tong kilay na to. Ang banuan tong bell-bell na to. Dapat mahal niya yung sarili niya. Dapat gusto niya yung sarili niya. Ha? Yes. Kasi pag gusto mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, pinaniniwala mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, guess what? Madaling magnegosyo kasi lalapitan ka ng maraming tao. Yes! Kaya dapat gusto mo siya. Gusto mo, kahit ang itsura mo, dapat gusto mo. Tama. Hindi yung galit ka pag nakita mo sarili mo, ano ba yan? Ano ba yan? Ay! Babae, magugulo eh. Pag straight, nagpapakulo. Pag kulot, nagpapastraight. Ano ba talaga? Pag mahaba, nagpapaikli. Pag maikli naman, sana humaba na. Pinakamagulo sa inyo sa lahat, yung pangkikilay nyo eh. Tatanggal ng kilay, tapos mamaya mag-eyeline eh. Sapatos nyo, ibang klase, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may ganyan, may nakabuka, may ganyan. Lalaki, isa lang eh. Oh, pag nag-shopping kayo, ang ganda nito, sapatos na to, pero ikot muna yun. Lang oras, yun din babalikan. Tama ba? Lalaki, hindi ka pumasok kami, sakto yan, yan na yun. Yan na yun. Babae, hindi, pag nakita mo ganda, sakto lahat. Wala yung sales lady, tatlong oras kakausapin, sige balik ako ha, balik ako. Ikot mo na yun. Ikot. Tapos hindi nang balik. Dapat mahal niyo yung sarili niyo. Kasi pag mahal niyo yung sarili niyo, gusto niyo yung sarili niyo, mabalik kayong malapitan. Believe in yourself. Alright? Yes. Na-inspire ba kayo sa mga kwento? Yes! Leo, Gemma, dami niyan. May gwardiya, may dating delivery boy. Ang dami. Si Ariel, di ba ano ka dati? Oh, driver. Ngayon, driver ng sariling sasakyan. Ang sarap na yun. Hindi nga sasakyan eh. Mga sasakyan. Oh. Of course, you have to believe in the company. At saka yung industriya natin. Dapat baliw ka rito. Dapat baliw ka sa alliance. So huwag niyo kakalimutan, mag-NPP, Chok Chok Glow, yung ating Natural Essential, o yung ating mga soap. OVI, renew, make sure to renew your OVI, and keep supporting the innovations of the company. Believe me, this coming 2023, napakaraming pasabog lalo ng ito. Napakarami. Kaya nga, ang swerte ng mga batch ngayon kaysa ng mga batch 12 years ago, 14 years ago. Kasi, yung batch noon, ang division in global lang, wala pang empowered consumerism, wala pang OVI, wala pa yung mga ilalabas nating mga bagong features and innovations in the next coming days. Umaten kayo sa December 12 kasi may malaking announcement si Doc Ed sa December 12, right? So, as a company, ladies and gentlemen, or as an industry, we are a 60 plus year industry. Kaya pag tinanong ng mga, sinabi ng mga kaibigan, yun ako, scam yan, networking, scam yan. Sabi mo, scam mo, mukha mo, 60 years old na to. Ha? Ako, binikot na pera sa networking, nasa $200 billion per year. Ibig sabihin yung overall na umiikot na amount ng produkto by trade in network marketing is about $200 billion. This is a chance for everyone to become an entrepreneur. Subukan yung magnegosyo sa panahon ngayon. 100,000 cash. Yeah. Permit pa lang magkano na. SEC pa lang magkano na. Magre-register kayo sa SEC, sa DTI. Kukuha kayo ng mayor's permit, i-check. Tarponin pa lang, ubus ka na. Wala ka pang inventaryo niyan. Ito malupit. Local ka lang. Empowered consumerism, yung PAC, yung Easyverse. 17,000, 18,000 pesos international yung negosyo mo. May opisina ka. Ang ganda. Ang branches natin, buong Pilipinas, yung company-owned branch, 15 branches. BCO, 100 BCO, all over the Philippines. International yung negosyo. Sa nilabas mong 18,000. Ganito kasimple yung prinsipyo niyan.
nakahanap kayo ng partner sa AIM Global. Na ang ilalabas mo, puhunan. Kung kayo, Easyverse, NEO, naglabas ka ng 18,000. Kung PAP, yung PAP, 10,500. Kung OVI, 10,000, etc. Naglabas ka niyan, na ang ginawa mong partner, AIM, or is Empowered Consumerism. As a partner, sa amin lahat, sa amin ng opisina, sa amin ng gwardiya, sa amin ng kuryente, sa amin ng aircon, sa amin upuan, sa amin ng produkto, sa amin ng payout, sa amin lahat. So, hati tayo. Sa inyo yung puhunan na 10-5, sa amin, the rest. Opisina, payout, computer, legal, accounting, finance, inventory, warehouse sa amin. Pero pagdating ng kitaan, mas malaki pa yung napupunta sa inyo kaysa sa kumpanya. So, business partner tayo. Nang nilabas mo 18,000, sa amin lahat. Pag pumasok kayo dito, may gagawin ang kuryente, wala. May gwardiya ka pa. Ha? May counter ka pa. May cashier ka pa. May customer service pa. May Viber pa na 24 hours a day pag nagtanong kayo. Alam niyo ba yung Viber? Yes! You see, may call center pa. Partner, ha? Pero pagdating ng kitaan, mas malaki pa na pupunta sa inyo. Yes! Tapos ma-reject ka lang, ayaw mo na. Ang hirap, ang hirap. Subukan mo ganap ng partner na gano'n. You have to understand that it's better to earn profit than wages. Tapos na itong usapin na ito, sinabi na sa inyo. If you want to become successful, you can never work for someone else for the rest of your life. Yes. Kaya natutuwa ko sa mga bata, maaga kayong nabukas ang isip para hindi magpakaalipin sa corporate. Yes. Corporate, anong mangyayari sa iyo sa 8 to 5? Anong mangyayari sa inyo sa minimum wage? Kung minimum wage niyan, 20,000 per month, kailan aakyat din ang 50,000 kakakayod mo? By the time na mag 50,000 yan, ataas na rin ang mga bilihin. Kasi tumasabay lang ang sweldo sa bilihin. Ito masakit, tumataas mo na bilihin bago aprubahan yung taas ng sweldo. Tumataas mo na pamasahe bago tumaas ang sweldo. So the biggest challenge here is that dapat humiwalay yung income mo ng todo-todo sa gastusin. Kasi para may maiwan, ganito yan eh. Yung input minus output, may iwan. Mara, sweldo mo 50,000, ang gasto sa bahay 30,000, may naiwan na 20. Masisave mo. Problema sa panahon ngayon, may naiiwan, wala. Hindi pa nga dumadating, ubus mo yun. Ilan sa inyo yung ganun? Hindi pa dumadating. May nakita na kayo nag-withdraw sa ATM, masaya mo ka. Lahat na nag-withdraw, pag nakapila, tuwing aking sila. Tapos pag nag-withdraw, kinuha yung papel, ginaganto yung papel. Nag-guess nga ako. Sino yung umaman sa pagtitipid? Nakakapagod na po magtipid. Ang kailangan mong gawin, palaki ng income. Hindi lalaki ang income sa kakatrabaho at being empleyado. Kailangan negosyo ka. Ang pinaka-best industry, pinaka-best na negosyo ngayon, networking. At ang pinaka-magandang kumpanya ngayon, Empowered Consumerism. Kasi dito, malaki ang income pero ang liit ng kapital. Mapaparami mo pa yung sarili mo. May yes. Leverage. Yes. May recruiting people. Kasi para siyang franchising. Tignan mo yung Jollibee McDonald's. Bakit sila super successful? Ang dami nilang branches. Dito, pag nagre-recruit ka, para ka nag-open ng Jollibee. Para ka nag-open ng McDo. Ito maganda. Si Mother McDonald's, si Mother Company ng McDo, yung nasa US na McDonald's, sila lang ang pwede mag-open ng McDo. Tama? Yung na-open nilang McDo, pwede rin bang mag-open ng McDo? Kahit lagyan nila McDo, mas maliit. Pwede yan? Pwede yan, hindi? Ang nakaka-open lang si McDo, tama? Ito iba, ikaw to. O, mag-open ka ng maraming recruit. Yung na-recruit mo, pwede rin ba mag-open? Yes! Ito, pwede rin ba mag-open? Yes! Tignan mo yung negosyo mo, ha? O. SM Prime Holdings. Yung SM, under dyan, ang dami negosyo niyan. Merong mga malls. Tama? Oh.
merong retail. Sa kanila rin yung Watson eh. Clear? May mall. May BDO. Oh, kanila rin yung BDO eh. China Trust. Ano negosyo niya? Bilog-bilog. Tama mali? Ayala. May Ayala. Ano negosyo nito? May BPI. Yung BPI, maraming branch? Yes! Ayala Land. Maraming branch? Yes! Globe. Maraming branch? Yes! Ano negosyo nila? Bilog-bilog. Alam niyo ha? Yung Lusutan. Oh. Ano negosyo nito? Merong Allied Bank. Yung Allied Bank, maraming branch? Yes! Sa kanya yung PAL. Maraming eroplano? Yes! Yung La Tondenya, kanya yan eh. Ang alak eh. Tanduay, etc. Maraming. Yes! Fortune Tobacco, yes! Gawa ng sigarilyo. Kanya yan eh. Ano negosyo? Ikaw to. Magre-recruit ka. Magre-recruit ko, tama? Ikaw to, magre-recruit ko. Ito, magre-recruit. Ito, magre-recruit. Ano negosyo mo? Ito pareho nila, kaya pasabi mo kayo. Ano pagkakaiba? Sila, bilyon puhunan. Ikaw, 18,000, pinanghutang mo pa. Hindi pa iyo. Tapos ma-reject ka isang beses, tiklop ka na. Hindi mo alam yung pinakakawalan mo negosyo. It's the law of leverage. Mahirap sa una. Siyempre, ganun talaga. Wala namang madali eh. Bakit mahirap sa una? Hindi ka pa marunong eh. Hindi ka pa magaling eh. Ikaw nga, hindi mo makumbinsi yung sarili mo. Iba pa. Ha? Tama ba? Tama? Tanto ka alam na hindi mo makumbinsi yung sarili mo. Pag umuwi ka, sinasabi mo, kaya ko ba talaga ba? Yung kabila, oo. Oh, yung kabila, hindi. O, oh, kita mo? Ikaw nga, hindi mo makumbinsi yung sarili mo. Ibang tao pa. Kaya sa una, mahirap. Mahirapan. Yung mga nahihirapan sa inyo, tinatanggal lang niya ng weaknesses niyo. Kaya kailangan mong mahirapan para gumanda yung character mo. Are you with me? Yes! Yeah. Oo. Oh. Siyempre, pag na-apply mo lahat ng mga prinsipyong yan, the best thing that this business can offer you is the kind of freedom, yung maging malaya. Masarap kasi maging malaya. Kasi pag wala kang pera, para ka rin nakakulong. Sarehas ng kahirapan. Paano masabing malaya ka? May gusto kang bilhin, di mo mabili. May gusto kang kainin, lunok-laway na lang. Yun. Pag tumitingin ka sa menu, hindi ka nakatingin sa kaliwa, sa kanan, yung mura. Toasted bread. Ayan, di ba? Ang hinahanap mo, Andy Rice. Budget. Wala ka rin kalayaan, di ba? Ang hirap nung... Ako galing ako sa hirap, pero sa lamang sabi ko, mahirap maging mahirap. Kaya ako na nanaginip ako ngayon, ayoko na magising. Kung may gigising sa akin, papatayin ko talaga. Ang hirap na yung mahirap. Akala nyo ba nakakatawa maging mahirap? Daming mga negative things that poverty can give you. Hindi ko na iisa-isay, but believe me, even your families, even your children are affected by that. So you owe it to yourself to really do well in life kasi sa best ka lang magbuhay. Pangalawa, may capacity ka para magawang totoo yung mga pangarap mo. Nalilimit ka lang ng mga limitations sa isip natin. That's why you have to really attend trainings and educate yourself a lot. Oh, company. 15 years of existence. Magsi 16 years na tayo. 17 na. Alright. Meron tayong international presence. Ang dami nating awards. Proven, stable, and tested compensation plan. 16 years, ladies and gentlemen. I'm telling you, we are the largest, we are the strongest MLM company right now. Wow. Not even in Asia, in the whole African region. Sa Africa, naku, galing ako dun last month eh. 1 month ako sa Africa, I was in Nigeria, in Ghana, and Ivory Coast, and then ang stopover ko was Dubai. Walang makatalo sa atin sa Africa. Tayo pinakamakapal na tao talaga pagdating sa Africa. Alright? Meron tayong weekly daily payout system. Luma na nga itong daily payout eh. 5-minute payout na nga tayo eh. Oo. Oh. May EC5 encashment. First time in the industry yan. At ang dami pa nating innovation and expansion. And that's why you have to be very excited. You have to support all the innovations and expansion program kasi lahat yan ay para sa inyo. Tandaan nyo, sa una lang mahirap. Pero habang tumatagal, lahat ng mahirap, dumadali. Pag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, dumadali. Di ba? Kailangan mo lang ng disiplina. Minsan kasi ang tao, pag alam nilang mahirap, nagkukwit agad. Ibang principle ng success, sabi ko nga sa inyo,
Marami mga tao pag nahihirapan ang sasabihin, sign yan, sign. Sign na mag-quit na. Ang galing. Because the easiest way to do is to quit. Pag nahihirapan, ano gagawin? Ay, hindi para sa akin to. Pag nahihirapan ka, hindi ibig sabihin ng hindi para sa isang bagay. Pag nahihirapan ka, ginagawa ka matatag, tinatanggal sa'yo mga weaknesses mo. Para ikaw, maging pagmapan sa pangarap mo. Eh, yung poor people's mindset, yung old self mo, ang old belief mo, pag nahihirapan, ano? Hindi para sa akin to. Pag ako na-reject na ako, sign to ni Lord, sign. Si Lord pa, sinisi. Hindi ganun ang buhay. Dadaan ka sa butas ng karayong, you know why? Para pag dumating ang milyon, hindi basta-basta mawawala sa'yo. Kasi pinaghirapan mo. Tignan yung mga tumatama sa loto, tumagal ba ang pagyaman? Hindi. Yung mga tumama ng jackpot sa derby, tumagal ba yaman? Hindi. Wala. Sa sugal, yung instant win, kahit milyon pa yan, tumatagal sa kanila? Hindi. Hindi pinaghirapan eh. Nawawala agad. Wala sa kanila yung right principle to keep the wealth. Ang ginagawa sa inyo, kaya kayo pa'y pinagdadaan ng hirap to prepare you for that wealth para hindi basta-basta mawala. Kaya mga kaibigan, pag nahihirapan, huwag sasabihin, sign to, sign! Sign to, hindi para sa akin to, hindi para sa akin. Ang hilig sa sign. Believe in the products. The only way you can believe in the products is use them. Dapat, ginagamit yung chok-chok glow para glow ang skin nyo. Ha? Dapat ginagamit nyo, ang hirap magbenta ng sabon na, ang ganda nito, pampakinis, eh ikaw, tad-tad. Ang tipong pagka nag-isa ng papaya, ang bagsak at tsara. Biro. Natumatong sa lapit, sorry. Pero may solusyon dyan. Hindi, may solusyon na rin, benta ka, eh alam mo na, mapimple ka. Nagbenta ka ng chok-chok glow, o kaya yung ating oxygen bar, o kaya yung white light, o kaya yung deep cleansing. Pag binenta mo, tapos sabi sa'yo, eh, ba't ikaw ganyan? May sagot doon, sabi mo, sige, kapag hindi mo ginamit ito, magkakaroon yung problema. Believe in your team! Kasama niyo ba team niyo ngayon dito? Yeah! Sa inyo nanggagaling yung lakas ng uplines, ng downlines nyo. Dapat hindi kayo nagpapahina sa downline nyo, ha? Kasi si downline, nare-reject na yun sa labas, napapagod, etc. Huwag na huwag magiging problema ni downline si upline. Sa dami ng problema ni downline, dapat ikaw bilang upline, hindi ka kasama sa problema ngayon. Dapat ikaw bilang upline, supporting ka. Bilang upline, you make the business easy for them. Dapat ikaw bilang upline, mahaba pasensya mo. Kasi hindi naman perfect ang mga tao. Tama? Ikaw mismo, hindi ka naman perfect. So make sure that you actually believe and support your team. And of course, don't forget to believe in your dreams. Alright? Mananakaw sa atin lahat ng bagay, cellphone, damit, etc. Pero ang hindi na kayang nakawin sa'yo ay ang mga pangarap mo. Kaya dahil hindi mananakaw lang, lakihan nyo na yung mga pangarap na yan. Alright? Lakihan nyo. Dapat yung mga pangarap nyo, you know, yung hindi kayo pinapatulog. Nakaka-excite. Pag ang pangarap nyo, pinatutulog kayo, hindi magkakatotoo yan. Dapat ang pangarap mo, pag inisip mo sa gabi, hindi ka makatulog. Sa sobrang excited ka. Sa kakaisip mo, umaga na. Yan ang mga sign na magtatagumpay ka. Pero pag sarap ng tulog mo, sign yan, hindi magkakatotoo yan. Ha? Believe in your dreams, whatever it is, material na bagay, family, spiritual, whatever, believe in your dreams. Because the first step to achieving your dreams is to believe your dreams first. Bago nyo ma-achieve yan, paniwalaan nyo muna. Kasi hindi ka naniniwala, hindi magkakatotoo yan. Kaya nga tayo may mga car show and everything just to show you your future. Believe in your future. Kaya minsan, di ba may workshop kayo, kanya-kanyang grupo nyo, meron kayong goal setting. Meron kayong dream board. Yes. Para lagi mo nakikita. Kasi pag lagi mo nakikita, na-absorb mo. Na-excite ka. Yung pangarap mong kotse, gawin mong screensaver sa phone mo. Gawin mong wallpaper. Para lagi mo nakikita. Gusto mo magpunta sa US, dapat may picture ng Statue of Liberty doon. Gusto mo ng kotse, Mustang, dapat ang screensaver mo, Mustang.
gusto magpunta sa States ngayon pa lang, gusto mag-abroad, ngayon pa lang magpagawa ka na ng passport mo. Yes. Hindi yung kung kailan ka pupunta sa amin, dapat inuunahan mo. Yes. Pag tinanong ka na nanay mo, ba't ka nagpapagawa? Nanay, malapit na po nanay. Are you with me? Yes! Mag-open ka na ng bank account kahit walang laman kasi nire-ready mo na yung bank account sa milyon. Yes! Paano ka pasok ng milyon? Wala ka pang bank account. Saan nilalagay niyo yung diversyon? Nag-guess niyo ako? Yes! Paglilipat kayo ng apartment, dapat may garahe na. Pag tinanong ka na sa mga, ba't may garahe dito? Paparating na, sweetheart. Paparating na. Paano darating kung walang garahe? Dapat inuunahan nyo. Nag-guess nyo ako? Gandaan nyo yung wallet nyo. Yung mga wallet na hindi maganda, tapon nyo na yan. Di ba may mga wallet na ano-ano? Yung kawawang kawawa na, itapon nyo po yan, hindi dyan papasok ang maraming libu-libu pera pag ganyan ang itsura ng wallet nyo. Kung naniniwala ka sa mga pangarap mo darating yung milyon, ihahanda mo yung wallet na yan, ihahanda mo yung banko na yan, ihahanda mo yung garahe na yan. Nag-guess niyo ako? Yes! Ganun ka dapat ka-confident na nire-ready mo na kahit wala pa. May passport ka na, wala pa. May driver's license ka na, wala ka pang kotse. May driver's license ka na, hindi ka pa marunong mag-drive. Sabi ng ibang tao, ba't ka kumuha ni Senya, hindi ka nga marunong mag-drive, baliw ka talaga. Doon mo malalaman na magkakatotoo pangarap mo pag sinasabi ang baliw ka na. Pag sinasabi ang baliw ka na, diyan magkakatotoo yung mga pangarap na yan. Kasi sinong normal na tao kukuha ng lisensya? Tama ba na, hindi naman niya alam mag-drive siya. Pero tayong taga-empowered consumer yun dahil alam mo magkakakotse ka. Hindi naging global ka, pero walang naka posisyon sa mga pangarap mo. Pag tinanong kita, kumusta sa passport mo? Ano pa po eh? Patingin ang bank account mo, meron na ba? Ano pa po eh? Kahit walang laman, kahit minimum deposit lang, magbukas ka na. Agot nga siya ako? Saan papasok? Hindi papasok eh, walang pupuntahan. I-ready nyo na. Overall, ang i-ready nyo sa lahat, ang isip ninyo. Yes! Gawin nyo sobrang lawak ng isip. Walang limitation. Huwag nyo ibabasa yung pangarap nyo sa laman ng bulsa nyo ngayon. Wag, wala kayo matutupan. Walang laman eh. Ibabasa nyo yung pangarap nyo sa lawak ng isip nyo. May dalawang maglolo ng isda. Alam niyo na ito eh. Yung lolo ito'y nakakakuha ng malalaking isda, ibinabalik. Tatakay mo ako niya. Pag nakakuha ng maliliit, inang tinatago, inang uulamin na. So, hintay lang uli yung ako. Nung nakakuha ng maliit, tuwan-tuwa yung lolo. Nung nakakuha ng malalaki, gumagato. Ang laki naman niya ito. Yung ako, hindi na natiis. Lolo, ba't ganun? Kung ano yung matataba malalaki masarap, isinusuli nyo. Kung ano po yung maliliit, pinakulang natin mamaya. Sabi niya, bata ka nga pa ako. Bata ka pa talaga ako. Di ba natatandaan? Yung lutoan natin sa bahay, ang liit lang. Hindi kasi yung malalaki. Nag-guess ako. Lakihan nyo po yung isipan nyo. Para kahit anong pangarap ang ipasok dyan, kakasya at kakasya. Siyempre, towards getting your dream, tapos na tayo sa letter A, which is attitude, B is belief, C is commitment. Commitment, dapat, ganti yan eh. Oh, ikaw to, ito ang starting point mo. Halimbawa, ito yung goal mo, ito yung pangarap mo. Okay? Dapat ang commitment mo, constant, straight. Kahit anong mangyari, kahit pagod ka ng tuloy,
Kahit tinatamad ka, a-attend ka pa rin because what separates people from, what separates successful people from not successful people is that yung mga successful na tao, kahit na hindi nila feel, gagawin pa rin nila. Kahit tinatamad, lalabas pa rin. Kahit masakit katawan, mag-online pa rin. Mag-follow up pa rin. Kahit puyat, pupungas-pungas, i-on pa rin yung kanilang PC para mag-activity. Dapat ang commitment nyo towards getting your dreams hindi nagbabago. Marami kasi ganito. Ha? Excited niya yung bukas, babsak. Tapos sa atin ang training, high na naman siya. Pag napuyat, babsak na naman. Pag na-reject, lalo na. Pag binotivate niya, apply, grabe na naman. May mga ganyan eh. Up, motivate mo ako up. Down na naman ako eh. Mamotivate niya, apply, taas na excitement. Pag na-reject, babsak na naman. Babsak na naman ito, pag binotivate niya, apply, parang Superman. Paglabas na, asa kayo mga recruit, asa kayo maglabas, asa kayo! Taas na excitement. Oh. Hindi pwedeng up and down, up and down, up and down ang commitment nyo. Ang commitment nyo dapat, constant, straight. Kung wala bumagyo, tuloy ka. May rejectment, tingin mo wala, tuloy ka. Bakit ang ganda nangyayari, tuloy ka. Yun ang commitment. Hindi yung kung kailan mo lang feel. Huwag nyo i-base ang activity nyo sa feelings nyo. Hindi ko feel eh, saksakin kita. Nakabase ang pagyaman sa feeling. Boom! Sarap saksakin ang gano'ng down na yun. Wala sa feeling dapat, nasa disiplina. Are you with me? Yes! Dapat kahit na tinatamad ka, kahit masakit katawan mo, tuloy-tuloy pa rin. Then, tandaan niyo yan, bakit ka may mga challenges. Tandaan niyo sa Biblia, it's been tested for so many times already. Kaya ka tinitest, alam niyo kung bakit kaya binibigyan ng mga challenges. Tinitest ka para kung deserve mo na yung success na para sa'yo. Grade 1 ka, bago ka pumunta sa grade 2, anong gagawin sa'yo? Test! Grade 2, bago ka pumunta sa grade 3, anong gagawin? Ipapasimula ng test. Kaya buwisit yung mga test na yan, ipahirap. Pero yun pala ang requirement para malaman kung ikaw i-accelerate na o hindi. Pag binagsak mo yung test mo, eh ibig sabihin nun isa lang, diyan ka muna, grade 2 ka muna. Bagsak ka eh. Tama? Yes. Nag-college ka, oh. Bagsak ulit. Diyan ka muna. Ulit ka ng calculus. Bagsak eh. Pag napasa mo na, di second year college ka na ulit. Pero kailangan ng test para malaman kung qualified ka na o hindi pa. Clear? How do you qualify? Kailangan, ano ka? Prepared. Sabi mo, prepared. Prepared. Kaya yung mga test na yan, yung hirap, pahirap na yan, kailangan mo yan. Huwag ka mabubwisit dyan. Huwag mo sasabihin, Lord, ang hirap naman. Kailangan mo yun eh. Kaya mo prayer mo, Lord, gawin mo akong successful. Part ng pagiging successful, itetest ka. Ano ba naman, Lord? Ang hirap naman ng test. Gusto mo maging successful, pero ayaw mo ng test. It never happens. Ikaw mismo, conflict yung pinagdadasal mo eh. Get so ko? Yes! So, ang commitment should be constant. Pag sinimulan mo to, isa lang. PKP. Patay kung patay. Yes! Ha? Ang exit mo dito, isa lang. Ang entry mo, aim global. Ang exit mo, isa lang. Success lang ang exit mo dito. Wala na dito. Huwag kang papaya. Sir, paano yan kung 1 year na wala pa rin nangyayari? What is 1 year? Ang babata niyo pa. 21 ka ngayon, walang nangyayari sa'yo ng 1 year. 22 ka lang. Ilan ba sa inyo nagsimula sa buhay ng 21? 50 ka na ngayon, wala pa rin nangyayari. Ang pinayama mo, boss mo. Dito, 21 ka, wala nangyari, 22, okay lang, bata ka pa. Sigurado ako, bago ka mag-25, mayaman ka na. Kaya, paano yan kung 2 years na wala pa rin, tuloy lang. Paano kung 3 years, wala pa rin? Yan na, pag 3 years, wala pa nangyari, dyan. Dyan ka lalong tumuloy, dahil nakakaya na, 3 taon na, wala pa rin. Wala pa rin. Lalo ka tumatagal, lalo ka dapat tumutuloy. Yes! Kasi nakakahiya. Sabihin nung mga nag-aabang sa'yo, see? Sabi sa'yo, walang mangyayari sa'yo dyan eh. Dahil pag nag-fail ka, ang nanalo, yung mga detractors mo. Yes!
Yung mga kontra sa'yo, yung mga nagsabi sa'yo nung una, wala mangyayari sa'yo dyan, tignan natin. Okay. Eh nag-quit ka, see? Sabi sa'yo eh. Pero pag tumuloy-tuloy ka at hindi ka uminto, may mangyayari wala? Yeah. Kahit ilang taong ka na sa high school, wag ka lang hihinto, gagraduate ka rin. Bakit? Bakit? Magsasawa sa'yo mga teacher. Ipapasaan yan. Magsasawa na principal sa'yo. Ganon din sa buhay. Pag matagal ka na sa failure, guess what? Magsasawa rin si failure sa'yo. Isusuha ka rin yan. Hayaan mo yung buong universe ang magsumuko sa'yo, huwag lang ikaw ang susuko. Basta pag nagtuloy-tuloy ka, hindi ka uminto, may mangyayari at mangyayari. Hindi pwede mo. Oh, letter D, dalawang D, letter D ko. Determination and discipline. Determination, the relentless pursuit of a major goal regardless of setbacks and failure. I just discussed this thing. Dapat determinado ka. May commitment ka na, determinado ka pa rin. Kahit gano'ng kahirap, tuloy! Kahit masakit sa katawan, tuloy! Alam niyo yung mga nag-gym, yung mga malaki katawan? Ang hirap maabot ng ganong klaseng physique. Ang hirap sa katawan nun, ang sakit sa katawan nun. Araw-araw sa gym yun. Eto malupit, the gym is easier. Ang mahirap sa kanila, pagkain. Ayun mga yun, busog na, kumakain na. Naluluha na sa buhok, busog, kumakain na. Kasi kailangan nilang i-feed yung muscle nila. Kaya pag pinakita kayo magandang katawan, it took them a lot of hard work before they ever did it. Ang tawag doon ano, kahit mahirap, kahit masakit sa katawan, tuloy. So this business natin, kahit masakit sa puso. Sakit sa puso eh, pag nare-reject. Sakit sa puso pag nag-quit yung downline mo. Kaisa-isahan lang alam, nag-quit ko. Wala pa nang nabangga, nawala ko na. Ang takit! Tama mali? Ang takit nung may downline ka, ilan na nga lang, nalagas pa. Tama? At sakit, di masakit sa katawan ng pag-aim, masakit sa puso. Pero pag may determination ka, kahit gano'ng kasakit yan, you'll still do it. Ulitin ko yung mga hirap na yan. Naka-design yan para tanggalin yung mga weaknesses mo because yung mga hirap na yan, it actually makes you stronger. Pinalalakas ka na. Discipline is the ability to control attention, emotion, and action kahit maraming distraction. Disiplinado ka dapat. Ewan ko kung ano yung time ninyo, dapat na mag-online kayo sa mga hub ninyo. But when it comes to the time for you to do the business, disiplinado ka dapat talaga. Yung iba, nalilinig ko dyan, pag umupo, hindi na tumatayo, hindi kumain, hindi umihi, hindi. Dahil doon sila ka-disiplinado para makapag-close ng sales. Don't let any distractions, maraming distractions sa buhay. TV, FB, social media, yung pagbabrowse ninyo, ang daming distraction. Games, get rid of it. Minsan, pati love life, distraction yan. Girlfriend, boyfriend, wag mo na yan, madali na ang puso pag may pera ka. Kahit ilang lalaki, bilhin mo pag may pera ka na. Ha? Pensya ko? Saka na yung puso. Saka na puso, pera muna, parehong piyon, di ba? Saka na puso, pera muna. Ganun muna. Kailangan maging practical kayo. Huwag muna kayong magpapakasal, mag-aasawa, ang hindi kayo handa. Magdadagdag lang kayo ng hirap sa mundo. Totoo yan, ay naku, practical to sinasabi ko. Magkakaanak ka, tapos paproblemahin mo daya, pero hihingi mo sa iba, huwag muna. Magdadagdag ka lang ng hirap sa mundo. Magpakayaman ka muna, karir muna, babata nyo pa oh. Sa kanya yung love life na yan, yung love life na yan, masarap lang sa una, pag tumagal, naku, walang forever. Peter! Be practical. Sa panahon ngayon, hindi na katulad ng araw, kanoon ng mga magulang natin, ang aagang nag-aasawa ng mga tao ng araw, tama? And hindi, just pursue your goals muna. Gawin nyo muna maayos yung buhay nyo. Maraming distractions. Madali na love life, guys. Minsan, yung love life na yun ang distraction nyo, pag nag-aaway, tawagan mo, asa na kayo? Out, nag-aaway kami, LQ kami. Hindi na makaka-attend dahil nag-LQ. Mga buisit! Pupupuan mo, pakakainin mo, mapupuyat ka sa advice. Nag-LQ lang the following day, limot na. Clear? Ang masakit ito pag nag-break, wala na. Hindi mo na makita.
Pag nag-pray ka doon, sasabihin, oh, ayaw ko na, ha? Ayaw mo na mag-imblogger dahil nag-pray kayo? Kaya ka pala nag-iisip dahil sa buhay nyo? Hindi ganun. Move on, nag-break, move on. Pag ayaw na sa'yo, ganun talaga, hindi ka na mahal eh. Maghanap ka na ng iba. Alam mo kasi marami sa inyo, pag nag-break, ano sasabihin? Hindi ko kaya. Mamamatay ako. Ano yung oxygen mo? Mamamatay ka pag nag-break kayo. Masyado yung pinaikot ang buhay nyo sa tao. Dapat paikutin nyo ang buhay nyo sa sarili nyo. Okay magmahal, pero dapat ang pinakamahal nyo sa sarili nyo. Para pag iniwan ka, hindi ka broken. Clear? Yes. Love life yan. Ha? Love life yan. Discipline and determination working in tandem provide a potent progressive path to success. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, ito mangyayari sa inyo. You have to separate yourself from your distractions or your distractions will separate you from your goals. Ilayo mo yung sarili mo sa mga lintik na storbong yan. Lahat ng storbo sa buhay. Minsan kasama dyan, pati kaibigan. May kaibigan kayo na unfortunately, they cannot support your team global or easy business. So for the meantime, di ko sinasabi you severe ties with them. Pero sa buhay, hindi lahat may isasama mo sa finish line. Yes! Ganun talaga. The road to success is very lonely. Malungkot ang daan papunta sa tagumpay. Because not all your friends and family or loved ones will ever come with you. Pero kailangan determinado ka. Kaya alisin mo na yung storbo sa buhay. Kailangan muna. Sini-sini, date-date, saka na yan. Ako nung nag-network ako, ako ang dami ko sinakripisyon para sa network. Naghahabol ako ng points. Kasal ng best friend na pinsan ko, hindi ko napuntahan. Hindi ko napuntahan. Dami kong birthday, anniversaries na hindi napuntahan. Kasi pipiliin ka, activity, network, home party, meeting, versus occasion. Unahin ko muna negosyo ko. Lahat ng bagay na hindi nakakatulong sa production ko, ang tawag ko doon. Storm. Nung araw nga, pati gabi, galit ako sa gabi. Kasi nung araw, wala pa naman masyadong internet. Ang internet namin nun, ano ba tawag doon? Yung dial-up? Yung itadahayan bago ka makakunit, tagal. Kaya sa gabi, wala kang ibang activity. Kaya galit ako sa gabi kasi walang makausap na prospect. So even rest for me at that time was a distraction. Because I was really pursuing my goal. Lahat ng bagay na hindi nakakatulong sa production ko, ang tawag mo doon, storm mo. By the time that you get your goals at nandun ka na, madali nang balikan yan. Yung sponsor ko si June, 3 years, hindi nanood ng sine. Kasi storm mo sine sa kanya. Pero nagpagawa ng bahay, may sariling home center. Yung sinasabi ko. Tawag dyan, pwede nyo munang i-delay yung gratification. Postpone gratification. Saan yung saan? Postpone nyo muna. Kasi if you're in pursuit of your goals, gusto maging successful, set aside nyo muna lahat ng mga distractions. So isa-isa nyo yan. Storbo, tanggalin nyo muna. Minsan nagpapabigat yung mga storbo. Kasi binibigyan nyo ng energy, binibigyan nyo ng attention. Diba? Pag binigyan nyo sila ng attention, guess what? These distractions will separate you from your goals. Effort, dito, letter E, D, E, F na susunod. Effort, ano ibig sabihin ng effort? You have to work. Paghihirapan mo to, magpapawis ka talaga dito. Sasakit ka to, magpapuyat, etc. Ganun talaga. Pag may bagay kang gustong makuha, lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Yes. Anong gusto nyo, yumaman ng walang ginagawa? Swerte mo naman. Kasi ako, gusto mo maging GA na wala ka ng presentan? Papablock kita. Hindi pwedeng ganun eh. Talagang puya, paghihirapan nyo to, talagang matira mayaman. Yes! Matira mayaman. That's why a lot of people when they encounter a lot of hardships, they quit because ayaw nila mag-exert ng so much effort. So focus on the effort. It's okay. Make sure that you have the energy. Don't get enough products, eat 24/7. Get enough sleep. Get enough hydration or water. Eat healthy foods. Huwag masyadong umiinom ng alak, etc. Take care of your health. Kasi hindi ka magkakaroon ng effort and energy pag hindi ka healthy. Because energy is the execution of our dreams. Pag wala kang energy, you'll never be able to execute your dreams. Saan mo kukunin yung lakas mo? So take care of your health.
take care of it. Kahit kumpleto ka ng lahat, pero physicality mo mahina, you'll never be able to make it. Hindi kaya yaman. Kaya nga, di ba ang sabi, health is wealth. Kasi pagka hindi ka healthy, hindi ka makakahataw. Di ba? Paano ka hataw kung may kidney failure ka? Paano ka hataw kung lagi kang inubo? Dito, yayama ka. Paano ka close yung prospect? Get siya ako? So dapat, willing kayo to really pay the price. Sabihin mo, pay the price. Pay the price. Talagang pagbabayaran mo yung success dito. You have to really pay the price of hard work. Hindi siya tinawag na work. Hard work. Diba? Bakit may word na? What it takes to become successful? Dami mababasa niya. You have to be hardworking. Ba't hindi na lang sinabi you have to be working? Bakit may hard? Because the truth is, mag-exert ka ng effort. Kaya kung nahihirapan ka, nasa tamang direction ka sa tabi. Pag hindi ka nahihirapan, isa lang ibig sabihin, wala kang ginagawa, kaya hindi ka nahihirapan. F, focus. Starve your distractions, feed your focus. You get what you focus on, so focus on what you want. Mag-focus ka dun sa mga bagay na gusto mo makuha. Huwag ka mag-focus sa problema. Kasi pagka focus ka sa problema, lumalaki yung problema, you give energy to it. Huwag mo lang yung sasabihin, wala akong pera, wala akong pera. Huwag mo sasabihin, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera. Kasi nakaka-attract mo lalo yun. Yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Yun ang lagi mo sinasabi. Magaling ako, magaling. Ibig sabihin, sinasabi mo sa sarili mo, yung magaling. Magaling ako, magaling ako, magaling. Change your focus. Kasi pag nag-change yung focus mo, nagkakaroon ka ng power. So, focus on what you want. Don't focus on your fears. Ang fear kasi nito, na marami, mag-fail. So bakit ka mag-focus sa failure when you can focus on success? Pag nanood kayo, ulitin ko, di ba? You are not only what you eat. You are what you read. You are what you watch. So tigil-tigilan nyo masyado manood ng TV na, alam mo yun, lalo na balita, napaka-negative ng balita. Huwag na kayo makikinig ng balita. Please. Ang news is the number one source of negativity. It feeds you with negative. Bakit maraming Pilipino napaka-negative? Sa pinakikinggan, sa pinanonood. Kasi ang mind natin parang garden. Kung ano itinanim mo, yun ang anihin mo. Itinanim mo negative, patayan, drugs, rape, sinaksak, nakawalang sabunero, chismis. Tingin mo pag yan ang mga tinanim mo, anong tubo niya? Negative din. Nagtanim ka ng mangga, ang aanihin mo mangga. Nagtanim ka ng negative, ang aanihin mo negative. Ano the news? I never watch news. Kaya paano malaman yung balita? Kahit hindi ka manood ng balita o makinig ng balita, malalaman mo sa ibang tao kasi napakaraming chismoso. Hindi ko na kailangan malaman na may bagyo. Hindi ko na kailangan malaman may traffic. Hindi ko na kailangan malaman may namatay dito ang mangyayari ganyan. Ang daming nagpa-post sa Facebook ng mga friends ko. So you don't need to wallow. So negative, tanggalin niya. Hindi ako nakikinig na. Kasi negative. Focus ka sa gusto mo. Focus ka sa hope. Kung may panunuri kayo, dapat comedy. Nakakatawa. Motivational. Feel good. Mga BB. O yung mga GV. Good vibes. Ang dapat na pinanood. Nakapokus kayo sa positive. Nakapokus kayo sa solusyon. Huwag sa problema. Are you with me? Yes! F, ano pa? Goals. G. O dapat, meron kayong gustong makuha. May gusto ba kayong makuha? Yes! May gusto ba kayong makuha? Yes! Gusto nyo ba magtagumpay? Yes! Gusto nyo maging global ambassador? Yes! Gusto magkakotse? Yes! Gusto maging speaker? Yes! Maging milyonaryo? Yes! Tawag dyan mga goals. At nakafocus ka doon. Doon mo ipofocus yung energy mo. Huwag sa problema. Nasa finish line ka dapat. When you feel low, when you feel down, ask yourself why you started in the first place. Tignan mo yung mga goals mo. Basahin mo ulit. Tignan mo yung dream board mo to remind you of your goals. Kasi the ultimate reason ba't natin ginagawa ito, may mga gusto tayong makuha. Kaya pag nangihina kayo, remind mo yung sarili mo, ano ba ang purpose ko, bakit ako nag-empowered consumerism? Bakit ba ako nag-iisip? Bakit ba ako nag-OVI? Ano ba yung purpose ko rito?
And then you will renew your excitement again. Every time you feel low, ganun talaga eh. May up and down ng buhay. Yes. Pero dapat marunong ka mag-motivate ng sarili mo by your goals. Yes. Ang tunay na leader, hindi kailangan ng motivation sa ibang tao. Dapat kaya mong i-motivate ang sarili mo. Yes. Kaya tigilan niyo yung upline, motivate mo naman ako, tuktukan kita. Dapat kaya mong i-motivate. Ang tunay na leader, kaya niya i-motivate yung sarili niya. Kasi alam niya kung ano yung mga bagay na gusto niya makuha. Clear sa kanya yung goal niya. Dapat clear na clear sa inyo at 100% ka naniniwala na matutupad mo ang mga pangarap mo rito. Babalik ka na naman dun sa belief. Babalik na naman tayo sa belief. May goal ka nga, hindi mo naman pinaniniwalaan. Superficial lang. Pakitang tao lang. Wala din. Dapat may pangarap ka at naniniwala ka na makukuha, matutupad mo lahat ng mga pangarap na yan. And it's just a matter of time. Ganun ka dapat kagigil. At dito hindi pwedeng gigil ka lang. Dapat gigil na gigil ka. Kasi ang taong gigil na gigil, hindi niya nararamdaman ang pain. Pag ikaw gigil na gigil ka, hindi ka nagugutom pag nasa online ka. Malalaman mo lang may mga, ay, hindi pa pala ako kumakain. Saan linggo na? Hindi naman. May ganun ba sa inyo? Sa hub? Di ba sa intense? Sobrang intense? Hindi mo na naalala makakain and everything. Before you know it, wala ka pa palang tulog. Kasi yung energy level mo so high na sobra ka naniniwala sa mga pangarap. Ang tawag doon sa katawan, hindi mo naranasan yung gutom, sobrang positive ka, nagpo-produce yung katawan natin biochemistry ng dopamine. Dopamine is a natural high. Yan ang nararamdaman mo pag in love ka, pag nag-hug kayo ng loved ones mo. Huwag ka mag-alala kung wala kang loved ones, pero mahal mo yung ginagawa mo like MP Global, lalabas din yung dopamine sa katawan mo. Alright? Kaya pagka masaya ka sa ginagawa mo, pagka-inspired ka, motivated ka, kahit nahihirapan ka, kahit nagugutom ka, hindi mo nararamdaman. Kasi may dopamine ka sa katawan. The body produces that natural. Kaya yung ibang bilis mapagod, walang dopamine eh. Daling mapanghinaan na loob, madaling madrama sa buhay and everything. Wala silang positive na mga hormones na lumalabas sa katawan because ganito yan eh. Yung isip mo, ano yung lagi mong iniisip, yan ang gumagawa ng biochemistry ng katawan. So kung lagi ka malungkot, maniwala ka sa akin. Serotonin ang lalabas sa stress hormones, cortisol ang lalabas sa stress hormones. Pag lagi kang problemado, naka-focus ka sa rejection, naka-focus ka sa problem, hindi lumalaki network mo, wala kang production, doon ka naka-focus, lalo hindi ka magiging productive because nagpo-produce yung katawan mo ng negative hormones, stress hormones, which you call the cortisol. May effect ang isip sa katawan. Napakalaki ng effect na yan. So get excited with your goals. Kasi pag excited ka, gigil ka, again, dopamine na lumalabas. Tapos pag-uwi mo mamaya, may mga downline ka na hindi naka-attend dito. Grabe yung sinabi Sir Jurgen, yung dopamine. Sabi ng downline mo, anong dopamine na plan? Bahala kayo, hindi ka kasi umaten. Ganun pala yun, yung negative, yung stress hormones, ang tawag pa dito, cortisol. Ha? Anong katol, Labran? Anong katol? That's what you get when you attend trainings. You get a lot of inputs. Yes. And then you can apply. Now you understand yourself. Ganun ka pala. Kaya pala nakakapanghina pagka nakafocus sa problema. Kasi lumadali yun sa dugo mo, cortisol. Yes. Kaya pala ganun ang ano, ganun ang pakiramdam pag in love. Hi, hindi pa kami kumakain, pero grabe. Diba? Tapos tinatay ng balay mo, tapos ang bilis ng timog na dintin, tapos grabe. Dopamine yun. Get what I'm saying? Pag mahal mo yung ginagawa mo, your body produces that natural high, that dopamine. Kaya focus on your goals. Alright? Believe in yourself. Last, sa lahat ng mga attitude niya, letter H is humility. I've spoken about this a while ago. I've given you some examples like Ariel, the Texons. I've given you some other people here. Be humble. Huwag kayong magsasawang umaten ng umaten. And tanda niyo, pasasabihin ko din, hindi ko alam kung kailan kayo makikita. Hindi ko alam kailan nila ako mag-NDO. This is my first NDO for a very, very long time. Hindi ko alam kung kailan kayo makikita.
Ikita kayo dito, yayaman kayo dito. But make sure to keep your feet on the ground. Huwag lalaki ang sungay. Hindi ulo tawag namin eh. Sungay. Kasi maraming tao pag kumita na, iba na. Alam mo, ang pera, hindi binabago ang tao. Ang dali na sabihin ko, pera doesn't change people. Pera magnifies people. Pag may nakita ka na, grabe naman yan. Nagka-pera lang, yumabang na. Hindi po. Dati nang mayabang yun, hindi lang lumalabas kung wala kang pera. Damot naman yan, nagka-pera. No. Dati nang madamot yun, nagka-pera, kaya lumabas yung pagiging madamot. So money is a great magnifier. So make sure, ladies and gentlemen, when you get there, it doesn't change you. Alright? Pag nakarating kayo sa tugatog ng tagumpay, it's not what did you accumulate. It's who you become when you get there. Ano yung pagkatao mo pagdating doon? Huwag yung, pag nagka-pera ka, yabang mo na, sinusuhod mo na si upline mo, o kaya hindi ka supportive sa downline mo, pero nung una, wala ka pa masyadong points, grabe ka mag-alaga ng downlines. Do not ever change. Always value people. Value people over money. Kung papipiliin kita, tao o pera, lagi mong pipiliin tao. Kung magkaagalit lang tayo bilang upline, downline, dahil sa prospect, let go na natin yung prospect. Kikitain ko pera, pero ang relasyon pag nasira, iba na. If you have to choose between money, if you have to choose between money and relationship, always choose relationship. Kung magkakasiraan lang kayong grupo, downline, upline, crossline, dahil sa pera, let go of the money. Kasi pag preserve the relationship, mas marami pang iaakyat na pera ang maganda sa relationship. Kaya, okay, magpapakasira sa money, alright? Madaling sabihin, yes, upline. Pero pag nandun na kayo, naku, ang dami kong magkakilala. Upline, downline, maayos nung una, nung nagka-pera, iba na. Meron pa, mag-upline, downline, may tinatawag kaming korpo-korpo, nag-away sa korpo. Ang dami niyan. Kaya inunahan namin kayo, true humility is staying teachable no matter what you already know. True humility is important because it keeps you fresh and new. Humility will open more doors than arrogance will ever will. Ever will. Ibig sabihin, syempre walang mas naaabot ng mga arrogante. Mas maganda yung mag-pretend ka na lagi kung walang alam. Kesa sasabihin mo, alam mo lang yan. Naka-attend na ako niyan. No, repetition is the mother of learning. So you have to keep attending and attending and attending. Walang masama sa lagi kayong umaattend. You become master of what you do pag lagi kayong umaattend. So always remain humble. Okay ba yun? Yes! So yan yung A, B, C, D, E, F, G, H. So till letter H ang attitude natin or ABCs to success. Another thing that you have to master here, yung pinatawag na skill set. Sabihin nyo skills. Skills! Yung skills nyo will tell you how much money you earn one day and the future belongs to those who learn more skills and income or and combine them in a creative way. Ano ba yung mga basic skills dito? Paiikliin ko lang kasi ayoko ng komplikado. For me, the best training is the most simple one na kayang sundin ng kahit sino. Simple lang skills. Alright? Ito lang ang sales process na susundan ninyo and you have to be masters of this five. Alright? Itong limang to. Ano itong lima na to? Number one, of course, yung prospecting. Paghahanap ng sign-up. Number two, invitation or yung approach. Number three, of course, is the presentation. Yung pagbagsak, yung paglatag. Number five, of course, is the closing or the handling of objections. Pag nag-pay in or hindi, ang dulo niyan laging ano? Follow-up. Pagdating dito sa closing and handling objection, mag-pay in man, follow-up nyo pa rin kahit nag-pay in na. Kasi kailangan ng bagong pay-in, how to get started. Pag hindi naman nag-pay-in, follow-up nyo pa rin, kasi baka gumagawa pa ng ito lang ang imamaster nyo, wala nang iba. Ito lang, pag nasa building stage kayo, dito nyo lang gagalingan. Dapat magaling kayo maganap ng prospect. Ano ba yan? Kung online kayo, nag-ads ba kayo? Organic ba yan? O nag-boosting kayo? Prospecting yun. Ano pa? When you get in touch and connect, you should know how to properly invite and yung correct approach. Kasi minsan may mga wrong approach, baka naman biglang sabihin mo kaagad, ayaw nila ng networking pala and everything. Dapat matutunan nyo yung tamang approach. Yung approach na keeping it simple and short.
KISS, K-I-S-S. Keep it short and simple. Alright? Ganito kasi yan. Pag binaligtad natin, wala kang ipa-follow up pag wala kang na-close. Wala kang mako-close pag wala kang pre-present. Wala kang mapipresentan kung wala kang in-invite. Sino invite mo kung wala kang prospect? Tama. Marami dito nakafocus sa pay-in after follow-up. Hindi lalabas to ng wala yung ibang yan. So the first step is very crucial, prospecting and invitation. Dito dapat kayo magaling. Ito naman, dekahon na tong presentation eh. Tama? Dekahon na what? Isa lang yan eh. Kung link ba, video lang bibigay ninyo, papanoorin lang. Or may presentation kayo in terms of script, kung may nag-script pa rin sa inyo hanggang ngayon. Or, yung physical presentation, dekahon to eh. Yung marketing plan, yun at yun eh. Product, yun at yun eh. Clear? Yes. Yun at yun din naman ang objection ng tao eh. Mahal, wala akong pera, wala akong time, busy ako. Piramiding yan eh. Una-unahan yan. Kung ano yung objection ngayon na na-encounter nyo, yan na yung objection sa networking 60 years ago. Di ba ang networking pinanganak 60 years ago? Ganun na rin ang objection ng mga tao noon, even in my time, during 1996. Mahal, wala akong pera, tatanong ko muna sa asawa ko, totoo ba yan, piramiding, unahan. It's the same thing. It's just a matter of being good in answering. Paano kayo magiging mahusay sa pagsagot? Paano? Pag lagi kayong may objection. Pag lagi may tanong, laging may... Gagaling ka eh. Pag lagi may objection, eventually, galing mo na. Pag tinanong kita, bakit sanay na sanay ka na? Apply. Libo na po nag-object sa akin. Apply. Clear? Yes. Saan ka mas gagaling? Sa isang nag-object o libo nag-object sa'yo? Libo! Kaya i-welcome yung objection. Okay yung may tanong. Ang pinakayo ko sa lahat ng presentation, yung pagkatapos ng presentation mo, tinanong mo, may tanong ka ba? Ano tanong mo? Hindi mo alam kung may naintindihan o wala. May tanong ka ba? Nakatitig lang sa'yo. Ang gusto ko sa lahat ng presentation, yung may tanong. Sa dulo yung sasabihin, mali. Ibig sabihin nun, gusto niya, kaya lang namamahalan. O ditanggalin mo yung pagiging mahal, bibili yun. Kaya objections are buying sign. Sabi mo, buying sign. Buying sign! Ang objection and closing, buying sign yan. Ang pinakamahirap pabilihin, yung walang reaction. Ayoko nun. Maganda yung lumalaban, eh baka piramiding yan at baka unahan yan. Pag yung kasi nasagot mo lahat, parang siyang, parang ano yun eh, parang manok na gustong kumawala, pero pagka nasagot mo lahat, nahuli mo siya, natrap mo siya. Walang choice. Magpipayin yan. 3 heads, 7 heads, 5 heads. Are you with me? Wala kang imamaster ito. Paulit-ulit. Sabi ko nga, how do you get better? Paulit-ulit. Marami nahihirapan kasi nag-deviate. Pag sabi nag-deviate, umaalis kasi dyan. Yan lang naman ang basic 5 yan. Dyan na. At ito ang challenge. Dapat bawat stage, galingan nyo. Magaling dapat kayo. Hindi pwedeng magaling ka rito, tas dito hindi. Hindi pwedeng magaling ka sa presentation, pero dito. Dapat pantay-pantay na magaling ka dyan. Lima lang yung mga, kawag nga namin dyan, 5 fingers. Ima-master nyo lang yan. Galingan nyo sa lahat na yan. You can never go wrong. Because believe me, after 10 years, na ginagawa mo yung business mo, tanong nyo sila, Ariel, Roger, ano po ginagawa nyo? Hanggang ngayon, matagal na kayo. Alam mo, sasagutin ka niyan? Prospecting. Invitation pa rin. Presentation. Because these are the basic. Yes. At tawag namin sa leader, pag ginagawa uli yan, going back to basic. Few years from now, beginner ka, gagawin mo yan. Guess what? Hindi ka na beginner, gagawin mo pa rin. Matagal ka na, gagawin mo pa rin. E di paghusayan mo na, kasi yan na ang magiging karir mo. Yeah. So, ask yourself, saan ka dito kulang, saan ka hindi magaling, paturo ka, enhance your skills. Ang maganda sa skills, natututunan. Lahat ng bagay natututunan. Pag-gitara natututunan. Tama?
Swimming, natututunan. Yes. Pagkanta, natututunan. Pag-drive, natututunan. Lahat ng bagay, natututunan. Kasi meron tayong neural pathways, gumagawa ng connection yung brain ninyo for a particular skill. Kailangan lang ng practice, pero lahat natututunan. So pagda-drive lang, yung hirap mag-drive sa una. Pag nauna kayo nag-drive, pag tinuruan ka ng instructor, hindi makukuha. Sabihin sa inyo, instructor, bago ka magsimula, lalo na pag-manual yung kotse, pasok ka, seatbelt, turn the ignition, pero make sure neutral. Pag-turn mo ng ignition, maandar na yung makina, tatapakan mo daw yung clutch, lalagay mo sa first gear. Tapos unti-unti mong tatapakan yung silinyador, yung revolution, tapos unti-unti mong i-release yung clutch. Habang nasa manibela ka, na tinitignan mo yung right mirror, yung side mirror mo, at tinitignan mo yung rear mirror. Sabi ko doon sa instructor ko, sabay-sabay po. Sabi sa akin, po po. Ulit! Yung clutch, and man, clutch, ganito sa bike mo. It takes a while. Bakit? Pinoform mo pa yung habit mo. Yes. Wala pang wiring yung utak mo yan for that particular skill. Kaya pag nag-gitara ka, A, A minor, B minor, check, yung kamay mo. Tama mali. Pati yung dila ko lumalabas. Tama? Wala pa kasing wiring. Pero pagkaka-practice mo, iba na siya. Pag anisyapin ang isip mo, sumusunod na. Sa pagda-drive, baba, maandar ka na. Habang tumatagal, marunong ka na. Pero habang tumatagal, pag may kumakausap sa'yo, pasayaran, sasabihin mo, huwag mo kausapin, huwag mo kausapin. Di ba ganun? Pag una ka nagda-drive, di ba, bawal kang kausapin? Para may kausap yung kapatid mo, mamaya ka na kung sakit ka lang, nasa EDSA tayo! Pero pag tumatagal na, may wiring na, boss, ang kamay ka na lang. Tapos guess what? Kinipong ka na. Ha? Tapos habang tumatagal, ano? Dadrive-thru ka na sa McDo. Tama? Dadrive-thru ka sa McDo. May kausap ka, nag-burger ka pa. Sada, yung Coke. Oo, yes, sweetheart, yeah. Pag matagal na, ano na? Diba? Tapos pag matagal na, ano na? Di ba yung mga magagaling na mag-drive? Mga ba nag-drive? Oo, nakikipag-drive. May nakatingin 5 minutes na. Pero nung samantalang nung una, huwag mo ako usapin, nasa EDSA tayo. You get the point? Yes! You get better. Wala pa kasi sa frontal cortex mo yung mga wiring, neural pathway. Kaya mahirap sa una, but if you keep doing it, hindi ka mag-i-improve pagka ngayon, tas next week ulit. Ngayon, tas next week. No! Do it consistently. Kasi dapat tutubo na yung wire, huminto ka, bumalik. Guess nga ka? Tumutubo na, hininto mo, babalik yun. Parang doon sa tinutuli, imbis na tuloy, bumalik tuloy. Bakit mo yung example ko? Nag-guess nga ba? Dapat pag sinimulan nyo tuloy-tuloy para tumubo ng tuloy-tuloy. Yes! Nagkakaroon siya ng delay because sometimes you stop along the way. So dapat meron ng panibagong wire or panibagong nerve na napuproduce. Eh hindi ka tumuloy na delay. Nai-stop, bumabalik, tapos eh dapat gawin yun ang gawin ng gawin. Kaya nga yung mga magagaling na players, like pag may nanood yung sila Steph Curry. Kahit saan na siya. Ano natawag doon? Muscle memory na yun. Yung muscle na nila nakakaalam. Sa sobrang practice nila, sobra na yung wiring ng muscle nila. Alam na kung gaano kalakas o gaano kahina. Ano ang angle ng bola. Because they practice that. Ang tawag doon, muscle memory. Pag matagal ka na nag-invite, nag-prospect presentation, muscle memory na. Like right now, I talk to you, but I'm thinking of different things. Kasi muscle memory na. Sabihin sa akin,
Bakit madali na sa inyo? 26 years ko nang ginagawa. Kung 26 years na, nanginginig pa rin ako, ay pagkasi yun. Ngayon, alam nyo, nagkakayon ka na ako. Hindi na. You get better at what you do. Yes. 3 years from now, speaker na rin po kayo. Yes! 3 years from now, trainer na rin kayo ng grupo niyo. Kayo na nagtuturo, kayo nagsasalita kasi meron na kayo experience, meron na kayo wisdom, meron na kayo knowledge, meron na kayo na pagdaanan. And lahat ng pagdadaanan nyo, good or bad, tago nyo kasi yan ang isi-share nyo one day pag-trainer na kayo ng mga so lahat may purpose. Like for me, bakit ako nakaka-relate sa marami sa inyo? Because lahat pinagdaanan ko when I was starting. And same way with you. Ganun lang yung sa una. Last flowchart that I'd like to show you, ito yan. Lahat ng gagawin yung action, lahat ng activities, yung pinakita ko kaninang five fingers, ang tawag doon activities, action. Kasi ang goal natin, mag-produce ng network. Bakit ba kayo nagpo-prospecting? Bakit kayo nag-invite? Bakit kayo nag-present? Bakit kayo nag-handle ng objection or closing? Bakit kayo nag-follow up? Para dumami yung downline. Tama ba din? Na eventually, pag dumadami yung downline dyan, sila naman ang tuturuan mo ng lima na binanggit ko kanina. But more importantly, bago nyo turuan ng lima, kailangan alam mo na yung ABCs of success. Mahirap magturo ng skills na hindi tama ang attitude. Kaya una-una namin tinuturo attitude muna. Kasi kahit turo mo yung tao ng isang skills, pero mali attitude niya, hindi siya makaka-build, babalik din. So, lahat ng pinakita ko kanina, daily activity niyo yun. Business niyo to eh. Eh dapat, busy kayo. Kasi kaya siya, yung word na business, galing sa root word na business. Diba yung specific, pag in-spell niyo yung business, ganyan, no? Bakit business? Kasi galing ko sa root word na busyness. Ayan. Diyan galing yan. So if you're not busy, you have no business. Ganun siya. So dapat busy kayo. Para ka may tindahan. Pagka may negosyo ka, magbubukas ka ba araw-araw? Ano? Tanghali na o umaga pa lang? Kailan yung sasara? Maaga o gabi na? Kung pwede nga mag-operate ng 24 hours. Because you know that the busier your business is, the bigger revenue, the bigger sales. Ganun dito, pag mas marami kayo kinakausap, mas malaki yung chance para mag-produce yung network nyo. Pag may network na kasi kayo, dyan manggagaling yung sales. Dyan manggagaling yung benta. Pag may benta, may komisyon. Pag may komisyon, may resulta. Tama? Pag may komisyon, kikita ka. Mahirapan ka man sa negosyong to, ma-reject ka man, at the end of the day, sino ba makikinabang? Ang hirap naman, pag nag-push up ka, sino lumalaki din? Ikaw. Pag ikaw nag-push up, at yung katabi mo lumalaki din, huminto ka na. Tama mali? Pag ikaw, recruit ka ng recruit, prospecting ka ng prospecting, latag ka ng latag, yung katabi mo walang ginagawa, siya yung maraming pay-in, huminto ka na. Pero hindi ganun ang universe eh. Dito mahirapan ka, ikaw makikinaba. Ikaw will take action to produce a network, create sales. Sino kikita ng commission at saka mga points, profit? Di ba ikaw? Ikaw nahirapan, ikaw nag-take ng action and everything, pero ikaw makikinaba. Madaling intindihin. Pag maliit ang net, pag konti ang action, maliit ang network. Pag maliit ang network, maliit ang sales. Pag maliit ang sales, maliit ang papasok sa bulso. Mas madaling intindihin ito. Pag walang action, walang network, walang sales, walang commission. Kaya magbang magdatanong minsan yung mga ta, ah, ba't walang taong pinikita? Kaya wala ka naman ginagawa. Ang hirap na may paliwanag nung kumikita ka, wala kang ginagawa. O kaya kumikita ka, wala kang network. Saan galing yun, multo? Ang hirap nun. So kung ang tanong yung sa akin, sir, ba't wala pa akong kinikita in everything? Try to reflect. Your income, your profit will come from sales. And your sales will ultimately come from your network. The one's gonna create the network, the actions you take. And who is responsible for the action? It's you. So, creator ka. Sino gagawa ng buhay mo? Sino gagawa ng commission mo?
Sino gagawa ng network mo? Sino gagawa ng leader mo? Kaya huwag yung i-blame siya. Blind. Blind, hindi ako tinutulungan eh. Eh kasi yung kulay ng C24/7, green eh. Malas ako sa green. Parang may katok. Gets niya ako? So it's a matter of really knowing the principle. Sabihin mo principles. Principle. Ito yung principle na importante. Kaya, kung meron kayong i-correct, meron kayong adjust, alamin nyo lang kung saan dito. Kung maliit ang commission nyo, maliit yung sales. Maliit yung sales, maliit yung network. Baka konti ba yung action that you take. Or, minsan baka konti yung actions that you take because meron pa ang issue sa'yo. Could be your attitude. Could be your mindset. Could be your belief level. Could be your commitment. So when you go home tonight, the best application of training is actually reflecting on what you have learned. So, kasi maraming mga tao pag uwi, wala na, tayo na. Hindi mo lang titignan yung notebook, hindi mo lang papanurin yung iPhone. For every training that you attend, now and in the future, always reflect upon yourself. Kasi ang training hindi para kung kanino lang, para sa iyo, para gawin mo yung corrections, para gawin mo yung adjustment. There's no point of attending trainings na hindi mo rin naman gagawin yung adjustment. Ano yung sabi ko kanina sa opening, before anything else? For success to happen, kailangan man bago. Alamin niyo po yung mga babaguhin niyo. Magmula doon sa ABC natin at saka doon sa mga skills. Again, I don't know kung kailan uli ako magtotalk, but I bless each and every one of you, a blessed 2023. I declare prosperity to you, I declare healing, I declare great wealth and health, more power, and God bless you all. Amen.